po, ma'am. May opinion okay po. president. Thank you. Okay po. Okay. Hindi na lang po ako mag-open ng SAM kasi nasa pwesto ako na hindi maganda po. Po. Okay. Mapagpalang gabi, umaga, hapon sa buhay po ng bawat isa. Sisimulan po natin ang ating pong business presentation sa pamamagitan po ng isang panalangin upang anayahan po natin ang presensya ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Hallelujah. O dakilang Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa hapong ito, sa umagang ito, sana kung saan po, Panginoon, ay muli papag-aralan namin ang aming pong business na kung saan ay ipinagkaloob po ninyo sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga tao, O God, na kung saan ay ginagamit po ninyo, Panginoon, O God, upang maging pagpapala po sa buhay ng marami, O God, na kung saan po ay nagnanais na mabago ang buhay ng bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na pagbisin pa lamang po namin sa umaga, O God, ay taglay-taglay na po namin ang kapatawaran mo po, Panginoon, sa buhay namin, O God. Kaya maraming salamat po at inaangkin po namin na kami po, Panginoon, ay pinatawad mo na sa lahat ng aming nagawang kasalanan, O God. Maraming salamat po at sa buhay po, Panginoon, ang aming pong presenter, sa buhay po ng aming 01, sa buhay ni Sir Eddie. Ang samot panalangin po namin, patuloy mo po, Panginoon, siyang bigyan ng kalakasan, ng karunungan na nagmumula sa iyo, O God. Maraming salamat po sa kanyang buhay at nawa po, Panginoon, patuloy mo po, Panginoon, ipagkaloob ang desire ng kanyang puso na marami po siya, Panginoon, matulungan sa pamagitan po, Panginoon, ng nagpag-present po niya, Panginoon, ng business na ito, O God. Maraming salamat po sa lahat ng mga motivation na itinatakalo po nila sa aming mga buhay, O God, at sa aming pong host, sa buhay ni Ma'am Divine. Kita mo at nakikita na po namin ang katagumpayan mo po, Panginoon, sa kanyang buhay, O God. Kaya maraming salamat po. Ang samot panalangin po namin, patuloy mo po, Panginoon, siyang bigyan ng kalakasan na nagmumula sa iyo, O God. At nawa, Panginoon, hindi man po, siya man po, Panginoon, ay naglilibot sa iba't ibang panig ng bansa ng kanyang mga kapitbahay, O God, ilalayo mo po siya, Panginoon, sa lahat ng uri ng karamdaman at sa pamakan, O God. Ikaw po ang Diyos na kung saan ay sasama sa kanyang buhay, O God. Alam namin, Panginoon, hindi mo po siya pababayaan pagkat kita mo, Panginoon, kung ano ang pangangailangan ng aming kapatid na ito, O God. Maraming salamat po, Panginoon, at sa lahat po ng naririto, sa lahat ng mga motivator po namin, sa lahat ng aming mga directors at director, O God. At sa buhay po, Panginoon, ang aming pong mga guests, lahat po nang narinig ko sa webinar na ito, O God, ang samot panalangin po namin, patugunin mo po, Panginoon, ang pinakamalalim ng panalangin ng aming puso. At nawa, Panginoon, ibigay mo na po sa buhay ng bawat isa na narinig ko sa Zoom na ito, ang mga tamang tao upang makasama po namin sa business na ito, O God. Nawa, Panginoon, patuloy mo po kami, Panginoon, bigyan ng kalakasan na nagmimula sa iyo at muli. Panginoon, alam namin marami po ang marami po, Panginoon, ang dumaranas ng mga pagsubok, lalo tigit, Panginoon, sa COVID po ito, O God, at nananalig at nananampalataya po kami, Panginoon, na ang panalangin ng aming mga puso na ilalayo mo po kami, Panginoon, sa lahat ng uri ng karamdaman at kapahamakan ay kakatugunin mo sapagkat ikaw po ang Diyos na kung saan ay nakakakilala at nakakakita ng aming mga buhay, O God. Maraming salamat po. Ilayo mo po kami, Panginoon, sa lahat ng karamdaman ito, O God, at ikaw po ang Diyos na kung saan ay mag-iingat sa buhay ng bawat isa at sa lahat ng aming pamilya na nabibilangan, O God. Maraming salamat po. Halusigit, Panginoon, sa mga OFW na kung saan ay patuloy po, Panginoon, na naminilila sa kanilang mga pamilya, O God, at alam namin, Panginoon, ikaw ang nagbibigay ng joy sa aming mga puso, O God. Maraming salamat po. At nawa, Panginoon, ikaw ang Diyos na kung saan ay patuloy po, Panginoon, na mag-iingat sa aming mga buhay, O God. Maraming salamat po sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming pong company, ang aming pong CEO, ang aming pong founder, ang aming pong maang-maang bumubuo po, Panginoon, ng management ng Proud One, O God. Maraming salamat po at ikaw ang Diyos na kung saan ay patuloy na mag-iingat sa aming company, O God. Maraming salamat po. Ibinabalik namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng papuri
pasasalamat at pagsamba sa pinakamataas ng pangalan, sa pangalan po Panginoon ng iyong anak na Jesus. Ito po ang aming panalangin. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa napaka-powerful po na opening prayer po ng ating coordinator Tristar. Ayan, Ma'am Imelda Prog. Ayan. Talaga naman guys na sa simula pa lang ng ating business na ito, no? Napakabuti ng Panginoong Diyos dahil nandito po tayo lahat ngayon. Kaya guys, ayan, sa lahat po ng ating mga directors po, ayan, ina-acknowledge ko po ang ating mga directors po na nandito po sa loob ng ating webinar meeting. Ang ating 01, Sir A.D. Onya. Ganon din po ang ating Director 3-Star, Sir Danilo De Los Reyes. Ang ating Directress, Director 3-Star, Ma'am Laika Rodriguez De Los Reyes. At ganon din po sa ating pong minamahal na Directress, Director 2-Star, Ma'am Rhea Capili Manibo. Ma'am Rhea Manibo Capili. Ayan. Of course po ang ating pong Director 1-Star, Sir Joronel Capili, at ganun din po sa ating Director 1-Star, Pastora Marites Di Chavez, ganun din po sa ating minamahal po na Directress, Ma'am Risa Capino. And of course po sa lahat po ng mga manager, lahat po ng coordinator, lahat po ng ating mga team leader, lahat po ng ating starter, ganun din po sa atin pong mga guest. Ayan, ang lahat po dito sa loob ng webinar meeting ay welcome po kayo dito guys at sit back and relax din ngayon po, no? Tayo po ay masabi natin na napaka-blessed po natin sa gabi na ito dahil marami po tayong mga learnings na matututunan po. So habang tayo po ngayon ay nagaantay po sa atin pong special sharer po ngayon, ating guest sharer, che-check lang po natin kung nandito na po siya. Ayan. So bago po yan, wini-welcome po po yung ating mga guest. At sa mga wala pong nakalagay na rank po guys, no, makisuyo na lang. Sa atin pong mga member po na wala pa pong nakalagay na rank, no, makikita naman din po ninyo kung kayo po ay nakalagay na po yung rank. So ito po ay strictly implemented lang po guys. Ito naman po ay para din po sa atin. Kung ikaw ay member na, pakilagyan po natin ng rank bago yung ating pangalan. Kung ikaw ay guest, ay makikita mo din po para mas mabilis ka po na ma-recognize namin at ma-welcome ka po. Makisuyo na lang, pakilagyan nyo po ng letter G / your complete name / po yung complete name po ng tao na nag-invite po sa inyo dito sa loob po ng webinar meeting. Ayan po. Okay po. So sa ngayon, ayan, tayo po dahil ang ating guest sharer po. Ayan. Ma'am. Divine, bali ako yung mauuna, mamaya na lang daw siya. Pero maipi-play muna si Ma'am Laika na video bago tayo magsimula mag-present. Ah, okay po. Noted po, sir. Okay po, ayan. So, yun po yung ating mga rules po dito sa loob ng webinar meeting. Makisuyo na lang, guys. At ayun, makinig po muna tayo ng ipi-play po sa atin po na video. Go ahead po. Pwede na po kayo mag-play, Ma'am Laika. Go ahead po. Ayan, so habang nag-aantay po tayo ng pag-play po ng video po ni Ma'am Laika, isang paalala din po guys, no? Makisuyo po, be attentive din po tayo sa ating tinatawag na video kasi baka mamaya nakaligtaan nyo po na nakabukas po pala yung ating camera or yung ating video. So minsan, hindi po natin naalala na nakabukas pala tayo ay nagbibihis. So nakakalungkot po kung tayo po ay makikitaan ng hindi kaya-aya. Kaya guys, ayan, makisuyo na lang, be attentive po sa ating mga video po sa ating camera. Ayan. Isang paalala lang po yan, guys. Go ahead po, Ma'am Laika. Kung ano man po yung ating ipi-play ngayon. Sa ating mga guests, no, habang tayo ay nag-aantay ng ipi-play ni Ma'am Laika, makisuyo na lang. Ayan. Welcome po sa ating mga guests. Kay Ma'am Helen Alonzo. Ganon din po kay Ma'am Darlene Kilat, Sir Jelor Natividad. Ma'am Rachel Omoket. Ganun din po kay Ma'am Kayla. Ayan, welcome po kayo guys. Ayan, si Sir Ariel Basinilio. Ayan, ito po yung mga question mark. Ibig sabihin, hindi po namin alam kung kayo po ay guest or member na. Kaya makisuyo na lang, paki-comply na lang po natin. Ayan, si Ma'am Sir Gerald, si Sir Jenly Molo, Renanti Ekal, Rosella C., si Ma'am Stella. Ayan, makisuyo na lang guys. Kung kayo po ay guest, makisuyo na lang, pakilagyan natin ng letter G / yung complete name po ninyo at complete name po ng sponsors. Ayan. Sir AD, Sir Juan, si Ma'am Laika po ba ang magpi-play ng video po?
Yes, ma'am. Siya magpe-play. Nasa kanya yung video. Ah, okay po. Sige po, wait na lang natin. Okay po. Popolari a livello mondiale, mentre noi facciamo il resto. Divertiti a gestire la... Manager 2 star in crowd 1, impossible is nothing. Huwag ka lang tumigil para makuha mo ang pangarap mo. Mag-excited ka lang, maging ano ka lang talaga, maging positibo ka lang sa buhay. For sure, makukuha mo, makakarating ka sa dulo ng gusto mong marami. Thank you so much and God bless. Grabe! Ikaw wala akong video, Ma'am Laika. Ma'am Laika, walang video. Hello po, nakikita niyo na po? Okay na po, Ma'am. Mayroon na pong video. Okay, ulitin ko pa. Okay pa. Manager 2 star in crowd 1, impossible is nothing. Huwag ka lang tumigil para makuha mo ang pangarap mo. Mag-excited ka lang, maging ano ka lang talaga, maging positibo ka lang sa buhay. For sure, makukuha mo, makakarating ka sa dulo ng gusto mong marami. Thank you so much and God bless. Grabe! Impossible is nothing. Blessing ni Lord. Magkakaroon din po kami po. Yes! Grabe! Ako po si Sir Danny Danilo de los Reyes from Calaca, Batangas bilang Director 3 Star ng Crowd 1 Team Europe International. Top 1, impossible is nothing sa Crowd 1. Go, go, go! Yes! Pareho sila ng best friend niya. Ako po si Director 1 na Junior Joronel Capini from Batangas sa Team Europe International. Ito pong isa ito ay isa lamang sa result ng ating pagsusulitap dito kay Crowd 1. Unay Diyos, nangyari po sa amin, mangyayari sa sumunod sa amin. Now, gawin lang po natin tama para magkaroon tayo ng time and financial freedom. Yes! We are Crowd 1 Team Europe International! Si Rhea Papili, no, from Batangas, Director 2 star in Crowd 1. Yan, yes. Crowd 1, impossible is nothing. Yes. Impossible is nothing. Manager 3 star. Yes. In Crowd 1, impossible is nothing soon to be director. Yes. Mag-aaral din kayo nito. Yes. So ito yung Team Europe International. Ang sabi nga ng ating 01, gaya-gaya lang. No, kung naabot nila, no, naabot din natin. Kaya sumunod lang tayo doon, sinasabi nila na gaya-gaya lang. Kung ano ginagawa nila, magagawa rin natin. Huwag kayong matatakot kung hindi kayo marunong mag-present. Kaya naman umangat si Doc Dan, nag-present sa amin. No! Si Sir Danny, Director 3 Star, top earner ng Team Europe International, minsan man, hindi nag-present. Yeah!
Hindi nakakapag-present dyan. Walang problema, sundan lang ninyo. Tuloy-tuloy lang tayo. Naabutan ninyo ang inabot nila. At tuloy-tuloy, ambassador, maghihintayin tayo sa ambassador rank. Yes! See you in the top. See you. Lahat ng subscriber, please share it to your friends. Subscribe now here. And don't forget to hit the bell. See you. God first. Talaga ka marunong na mag-present sa Cloud One. But 80% gusto ko araw-araw sa aking sarili, motivation, sa aking leaders, sa buong team. Puso ang aking ginagamit. Gusto ko talagang umangat lahat. Mahal na mahal ko ang buong Team Europe International. Yun. Lahat nagsasacrifice kami para matulungan kayo. Talagang kami nagpipray araw-araw na lahat kayo ay makasunod sa amin. Yung mga nararating namin, nakakapodcast ng sasakyan, nakakabili ng mga bahay at ng lupa, mga kondo. Sa isang taon, bilang director, 3-star, top 1, almost 30 million na ang income ko. Grabe. Half million euro ang income ko. Kaya simpleng tao na dating magbubukid, katulong sa Italy, from Batangas, ito ang nangyari sa aking buhay. Malaking pagbabago. Kasama ng aking asawa, buong pamilya, buksan nyo ang inyong sarili sa ganitong larangang business. Ilang milyon ang pwede nyo makuha sa Crowd One. Right. Impossible is nothing. Grabe! 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 Thank you very much. I love you so much. Salamat. Yeah! Thank you very much. Please share it to your friends. Subscribe now here. And don't forget to hit the bell. See you. God first. Yan, maraming salamat po, Ma'am Laika, sa pag-play po ng video ng ating
Grabe, ng Team Europe International. So grabe guys, nandun din po ako noon, no? Grabe, napaka-memorable po nung moment po na yan. So maraming salamat po Ma'am Laika sa pag-play po. Ayan, so sa lahat po guys, be ready po tayo, no? Dahil malupit po ngayon ang ating speaker po na magbibigay po sa atin ngayon ng business presentation. Sa mga minamahal namin na guest, ayan, grabe, welcome po kayo guys. Makinig po tayong mabuti at alamin paano nga ba kayo matutulungan po ng opportunity po na ito. So ipakilala ko po sa inyo guys ang ating speaker po, ang magbibigay po ng business presentation po sa atin sa gabi na ito. Ayan, so grabe talaga yon. Siya po ay graduated class sa Lotatorian, top notcher in CEE 98%. Undergraduate din po siya guys ng BSEE at UE Caloocan, graduated Seaman course at PMI Colleges Manila. Dating checker po siya sa malaking woodworking company, exporter po ng mga iba't ibang ori ng pinto. At grabe guys, alam nyo ba, businessman din po ito at owner po ito ng dalawang branches of Crowd Zosilog and Farm Machineries. So alam nyo ba na 18 years OFW po siya at 5 years po siya sa South Korea, then 13 years din po siyang naging OFW po sa Italy. So ibig sabihin itong ating speaker po na ito, no, grabe pala, talagang matagal na rin po pala siya na OFW. So sa larangan naman po ng experience po sa MLM networking, hindi din po matatawaran ang kanyang experience. Alam nyo ba guys na 25 years lang naman ang kanyang experience at ito po ay nagsimula pa po noong 1995 up until today. So alamin po natin, ano kaya, alam nyo ba na 20 lang naman ang company po na kanyang sinalihan bago po ang opportunity na ito na ino-offer po sa inyo. At lagi ko po talaga itong tinatanong, umiyak ka na ba? Nawalan ka na ba ng pera? Naskam ka na ba? Dahil ang tao na ito talaga naman from 1 to 19, talaga namang umiyak siya at talaga yung kanyang ipon, nawalan po siya ng pera dahil sa mga company po na ito. So alamin natin ano kaya yung mga company na kanyang sinalihan bago po ang Crowd One. So baka kayo po ay familiar. Ito lang naman po ang mga company na kanyang sinalihan, guys. Amway, LGT Incorporation, Jamaica Realty, Yomika, OneCoin, Herbet, Solmax, NutriWealth, Smart Living, One Globe, Angel Investors, IMEX, Golden Life, Surfund, Coin de Oro, Preniorex Broiler, Payusian, AGMC, at ito nga guys, ang pang 20 si Crowd One. At alam nyo ba, dito kay Crowd One, bonggang-bongga po talaga na nabago po yung kanyang buhay. At nagpapasalamat ang buong Team Europe International na hindi po talaga siya sumuko po sa laban. Dahil kung hindi sa kanya, grabe, masabi natin na ang buhay po talaga ng bawat isa na nabago ang buhay ay hindi po mangyayari. Kaya ipinapakilala ko po ang ating speaker po sa gabi na ito. Walang iba po ang Sir Juan ng Team Europe International. Let's all welcome ang ating Director 2-star, Sir Edy Onya. Sir Edy, please unmute po. Go ahead, sir. Yes, Ma'am Divine. Crowd morning po sa ating lahat at sa lahat po ng mga participants ngayon na 131 na po tayo na nasa loob ngayon. At salamat sa inyong pagdalo at kami nagagalak na kayo'y maka-attend sa aming pong general webinars ng Team Europe International. So yan po, pinakilala na po tayo ng ating magaling na host. At yung isi-share po natin ay isang negosyo na pwedeng magpabago ng mga buhay din ninyo. Na kagaya po nangyayari sa amin, 1 year ago po ay totally lockdown po dito sa Italy that time at ako po ay nawalan din po ng trabaho that time, kaya sabi ko paano na lang magsusurvive dito sa Europe, ano po, dahil dito po sa Italy ay napakataas po ng standard of living dito, kaya kung wala ka pong trabaho dito mahihirapan talaga. Siguro mas gugustuhin ko na lang umuwi ng Pilipinas uli at magtanim-tanim na lang ano doon sa bukid, ano, dahil doon eh mabubuhay ka kahit papaano. Pero dito sa Europe, pag nawalan ka ng trabaho dito, mahihirapan ka talaga. So, that time po ay humingi po ako ng wisdom sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ano ba yung pwede kong gawin ngayon? Nasa bahay lang kami, nakakulong kami sa bahay, bawal lumabas. Kasi nga total lockdown nga po dito sa Italy. Kami po dito sa Italy ang may pinakamaraming namatay na European nung panahon po ng COVID-19. Last year po yan, March, April yan po talaga yung napakaraming namatay po dito. Kaya nagbaba po yung gobyerno ng total lockdown. Kaya ano pong gagawin natin sa bahay pag tayo nakakulong sa bahay? Bawal nga pong lumabas, bawal maghanap ng trabaho.
Kaya po, ang ginawa ko po ay inaral yung Crowd One. Ito po ay siner sa akin ng isang Christian friend ko po sa Pilipinas. Kasama ko rin po yan sa mga na-scam na mga company. Na-scam kaming mga company dyan sa Pilipinas. At isa rin po siyang fighter, ano, at talagang laban lang din ang laban. Sali lang din ang sali. Pero yun nga, this time siya naman nag-cheer sa akin. Nagiging downline ko po siya sa mga unang company na hindi nag-succeed. Pero this time naman ay siner niya sa akin yung isang opportunity na kakaiba sa lahat. Bakit ko na nasabing kakaiba sa lahat? Kasi nung inaral ko po yung video na yan, dun sa video na yan may nagsabi na 2 to 3 months time ay kumita na siya kaagad ng milyon. Ano po? Kaya sabi ko, ako'y matagal na nagne-network. Kung yan ay may benta-bentang produkto o kung ano pa man yan, pwede siguro kung forex, pag ikaw ay professional forex trader, ano, o kaya sa cryptocurrency, kung ikaw ay professional trader din ng cryptocurrency, pwede kang kumita ng ganyan kalaki. Pero pag ito ay isang ordinaryong networking lang, parang imposibleng kumita. So inaral ko po yung video na yan, pero bago ko po yan i-share sa mga kaibigan ko, inaral ko po yan ng 3 nights and 3 days. 3 gabi ko pong pinagpuyatan yan kasi nga po, doon sa mga unang company sinalihan namin ay sobrang napahiya kami sa mga tao. Sobrang napahiya kami doon sa mga naisali namin kasi nga na-scam nga po kami. Ano? Walang naging resulta. Kaya nung nakita ko po siya na unang-una ay European company, sabi ko, Europe, aba, nasa Europe tayo. Kasi dito sa Europe, kung ganitong company ang mag-ooperate na mangluloko lang, ay hindi yan makakapasa dito sa Europe. Talagang matagal na yung napasara at hindi na po tayo umabot ng 33 million members ngayon. Kaya sabi ko, unang-una, may laban dito Europe. Tapos pangalawa, Euro ang kitaan. Just imagine, nasa Pilipinas kayo, nasa Asia kayo, nasa Middle East kayo, Euro ang kikitain ninyo. O, di ba? Tapos, pangatlo, tinignan ko yung background ng mga namumuno. Kasi yung mga unang sinalihan namin, tinataguan kami ng mga CEO. Hindi nagpapakita yan. Although nag-o-offer sila ng malalaking return of investment, pero nagtatago naman sila. Hindi sila nagpapakita sa madlang people. Kaya ibig sabihin, mayroon pala silang purpose mong scam. Pero ang company natin, ang mga namumuno sa company natin, napaka-transparent nila. Nakikita natin sila every month, halos nasa mass online event, nandiyan sila, nag-update sila. Nung nakarang araw nga, nung Miyerkules ay may meeting kami with the top management team. Mamaya, papanoorin po natin, after po ng sharer ng ating guest, ay papanoorin po natin yung napakagandang updates. Kaya huwag po kayong aalis dahil mind-blowing po yung updates na yan. Ano? At yun nga, nung nakita ko po yung ating founder, ay classmate po pala siya ni Mark Zuckerberg ng Facebook. Siya po yung isa sa nagpayaman sa Facebook kasi IT expert siya ng Facebook. So just imagine nyo po, kung napayaman po ang Facebook, ano, nang dahil sa kanya, isa siya sa nagpayaman sa Facebook at si Mark Zuckerberg ang panglima na po sa pinakamayamang tao sa buong mundo ngayon, company pa kaya niyang sarili, hindi niya payayamanin, di ba? So, pangalawa pong nakita ko po ay doon sa CEO, yung ating former CEO, si Johannes Tel von Holsten, na bumaba pansamantala sa pwesto kasi nga dahil sa health problem, siya po ay nakapag-create na ng 3 unicorn company dito sa Europe. Pag sinabi po natin unicorn company, yan po ay kumita na ng 10 billion US dollar in its 10 years of operation. Is 3 po yon. At ang sabi niya, pang-4 niyang magiging unicorn company ang Crowd One. Aba, siyempre, saan ka magtitiwala? E di siyempre yung may napatunayan na, yung mga billionaire yun na nagsasabing gagawin nga nilang pang unicorn company ang Crowd One. Malapit na po yan. Nako po, grabe po yung magiging mangyayari po dito sa Crowd One. At ang hindi ko po makakalimutan sa kanya nung sinabi niya sa akin, na halos napaluha ako kasi in my 25 years of my networking career, hindi naman po ako yung high profile na networker. Sali lang din ako ng sali. Try lang din ako ng try. Pero hindi ko na malayan 25 years na pala ako nag-network ako na hindi po ako nagtagumpay sa mga sinalihan kong networking. Pang 20 company po na po ang Crowd One. Pero hindi po ako tumigil kasi nakikita ko po na sa networking ay may pwedeng mabago yung buhay natin. Basta tamang company lang po. So, nung sinabi niya po doon sa kanyang speech during dun sa cruise ship nila, ano po, meron po malaking event dun sa cruise ship. Ang sabi niya doon,
this will be the last network na sasalihan ninyo. Kaya doon po ako nagtiwala sa kanya. Doon ako naniwala sa kanila kasi meron na po silang napatunayan sa larangan ng negosyo. Mga bilyonaryo na po sila. So ngayon ay titignan natin yung ating company. Ano ba itong company natin? Na bakit pinagkakagaluhan na ng buong mundo ngayon? At tayo na po yung nangunguna ngayon sa buong mundo. Ano? Papakita natin kung bakit ko nasabing nangunguna sa buong mundo. Pag kayo po'y pumunta ng Alexa ranking o kaya sa Business for Home sa Google, ano, hanapin nyo lang po yung Business for Home at ito po ay lagi kong sinusubaybayan. Ang company po natin ay hindi po ito nalalaglag ano, sa top 10. At nung huli ko siyang tinignan, ay patuloy po na nangunguna yung ating company. Just imagine nyo po, gaano lang kabata po ng ating company. Ito po ay 2.5 years lang po ang crowd. Nagsimula lang po siya noong January 25, 2019. Pero just imagine, sa larangan ng multi-level marketing, ano, dito po linalagay sa Alexa ranking ang mga top MLM companies sa buong mundo. At pag nakita nyo po dito ang company nyo, ay magiging proud kayo kasi ibig sabihin malakas yung inyong company. Talagang maraming tumatangkilik sa kanya. Pero pag nakita nyo po ang company sasalihan nyo ay number one sa buong mundo, ay aba, kakaiba yan. Hindi biro po yan. Ayan, makikita nyo po dyan, Oriflame. Yung Oriflame po number 3, dyan po galing yung ating CEO ngayon na mamaya. Papakita natin ano yung background ng ating CEO. In New Skin, yan, napakasikat yan. Sinalihan din yan ng ating founder. Ano? Amway, yan yung sinalihan ko 25 years ago. 50 years na po yung company na yan. Pero pang 12 na po siya ngayon. Nandyan din po yung Forever Living, napakasikat din po niya, number 15. Junis, yan, sikat din po ang Junis. Yan po yung mga sikat na naririnig ko ha, pero sikat po lahat yan. Siguro sa ibang bansa sikat, pero hindi ko masyadong naririnig yung iba. Nandyan po yung Usana, yan, Usana number 28. Yan yung tinitip kong supplement, Usana, kasi maganda po yung product din po niyan, number 28. Nandyan po yung Herbalife, na napakasikat din po yan sa buong mundo, number 38. Hanggang 50 lang po yung linagay ko. So just imagine mga kapatid, kung ang company mo ay mapapasali dito sa top MLM company sa buong mundo, anuman ang iba to na mga negative people na makakasalamuhan nyo sa labas, pag pinakita nyo po ito, walang, ito po yung katibayan na ang company natin, kahit anong pinupukol nila sa atin na iba't ibang mga issue, hindi mo maitatanggi dito sa Business for Home o Alexa Ranking na super legit ang company natin kasi hindi po nila ilalagay dito kung ang company natin ay scam dahil hindi po nila i-compromise yung kanilang website na napakasikat po na website po yan kung kalokohan po itong company natin. So take note po, para po sa mga bago na makaka-encounter kayo na nagsasabing scam ang Crowd1, hanapin nyo lang po itong Business for Home na ito. Nandyan po yan sa Google. Tapos hanapin nyo ang Alexa ranking at ipakita mo sa kanilang mukha, sa kanila na ang company namin ay number one. Hindi po yan nalalaglag sa ano kasi nga meron po yung everyday number two, number three, ganun. Pero nung tinignan ko siya ay number one. At alam ito ng mga MLM company. Ano po, kaya nga po, maraming binabatong batikos sa kanya ng iba-ibang MLM kasi nga po hindi nila matanggap na naungusan sila ng isang napakabatang company. Yan po yung ating Crowd1. So papakilala po natin kung sino po ba si Crowd1. Yan. Ano lang po yan para makita nyo po na yung sasalihan yung company ay hindi biro. Number one po tayo sa buong mundo. Ano po? So bago po tayo magsimula, meron lamang po tayong disclaimer dito. Nang sabi, ang tagumpay ay depende sa determinasyon ng isang individual at depende sa kagustuhan magtrabaho at gawin ang mga ideyang itinuturo sa kanya sa kasalukuyang kondisyon, pamimili ng marketing sa oras at lakas na ilalaan dito.
So lagi naming sinasabi sa inyo, ano, sa lahat ng mga nagjo-join sa Crowd1, hindi ibig sabihin na sumali ka dito kahit nakikita nyo na naging mga milyonaryo na mga upline ninyo, hindi ibig sabihin na ganun din yung mangyayari sa inyo sa maiksing panahon. Hindi po. Kasi dito po, bago po namin nakamit yung tagumpay dito kay Crowd1, ay talagang nagsunog kilay po talaga kami. Unang buwan po na tinabaw namin ang Crowd1, kami po ay parang mga call center agent. Kami po ay mga tulog manok. Kami po ay halos hindi na kumakain sa oras ng pagkain kasi na-excite po kami na i-share ang Crowd1. Pero ganun pa man, kahit na isang buwan na halos namamaos na kami, yung aming mga kaldero ay naninilaw na sa kalalagan ng luya para alagaan yung aming mga boses. Pero grabe po yung nangyari sa amin. Hanggang ngayon, para po kaming nananaginip. Kasi ni sa hinagap ay hindi po namin naisip na mangyayari na mabago yung buhay namin sa maiksing panahon lang. Dahil sa napaka-powerful na system ni Crowd1 na wala pa pong nakagawa nito, very unique po siya kung kaya nakita nyo number one po si Crowd1. So dito po, hindi po ito investment na maglalagay ka ng pera, bukas makalawa ay kikita ka na ng malaki. Hindi po. Ito po ay depende sa determination natin kung paano natin gawin ang Crowd1. Kung kaya nyong gawin yung mga ginawa namin, I believe kayo din po yung mga susunod na magiging milyonaryo dito sa Crowd1. So sino po si Crowd1? Crowd1 is similar to Uber and Airbnb. Oo, neither cars nor beds. Crowd1 does not sell any products of its own. It markets other companies' products and services. So kagaya po tayo ng platform ni Uber, ano, na si Uber ay wala pong sariling taxi, pero i-download mo lang po yung application na Uber, ay pwede ka na pong makatawag ng taxi. Ano po? Ganon din kay Airbnb, ano, wala siyang sariling hotel, pero download mo lang din po yung Airbnb sa inyong mga application, hanapin niyo po sa Play Store, then pwede na po kayong makapag-book ng inyong hotel. Ano po? Kagaya din po tayo ng Amazon or Facebook, YouTube, na sila po ay wala namang mga tangible products sila na binibenta, pero mga digital company po yan na million, trillion, billion dollar market ang kinikita. At kung alam niyo po yung Amazon, na si Amazon po ngayon, yung may-ari ng Amazon, si Jeff Bezos, siya na po ngayon ang pinakamayamang tao sa buong mundo ngayon. Dahil nung panahon ng pandemic po, takot na pong lumabas ang mga tao. So anong ginawa nila? Mag-shopping online. So si Amazon po ang pinakamalaking mall sa buong mundo na walang sariling mall. Wala po siyang sariling SM. Pero bakit siya yung pinakamayaman? Ano? Kasi nga po, natakot po yung mga tao lumabas dahil pandemic, takot mahawa, takot pumunta sa mga SM o mga ibang mga department store. Kaya ang ginawa ay mag-shopping online na lang. Sa Pilipinas po, Lazada po ang pinakasikat po dyan na shopping online. So ngayon, ang pagkakaiba lang po natin kay Amazon, si Amazon ay may mga tangible products, yung mga nahawakan. Diyan na po natin makikita lahat ng mga necessity na ginagamit ng mga tao sa pang-araw-araw. Makikita na po dyan sa kanyang website. Kiklik mo lang yon, tapos mamimili ka doon kung anong products yung gusto mo. Then, pwede ka nang bumili doon using online. Online ano, cellphone lang po, ano po. At meron lang kayong debit card o credit card, yun na po yung pababayad. Yung iba naman, pwede naman pag-deliver na ng bahay, ganun po. So ngayon si Crowd1, yan po ang susunod na Amazon. Amazon of digital products. Kasi papasok po dito kay Crowd1 ang lahat ng mga malalaking digital platform. Ano, mamaya tatalakayin natin isa-isa kung ano ba yung mga digital platform na yan na sadyang pinanggagalingan ng mga profit sharing natin. Diyan po nanggagaling yung mga pinapasweldo sa atin na mga leader at saka yung ating quarterly dividends, lalo doon sa mga naging pioneer po ng Crowd1. Ano po? So ang ating mother company ay si Impact Crowd Technology. Meron po tayong VAT number at tax number. Ano po? At meron din po tayong website www.impactcity.com at info at impactcity.com. So ito po ay matatagpuan sa Madrid, Spain. At nandyan po yung ibang mga leader natin. So nakaplano din po kami na pumunta ng Spain kasi may malaki din po tayong group doon. So
pagpunta namin doon ay plano din po naming pasyalan po itong ating office sa Madrid, Spain. Ano po? Then meron tayong tinatawag na RAC certificate. So ano ba itong RAC certificate na ito? Ano bang meron dito? Ano po? Na kung tutuusin, ano, nakuha na po ng crowd one ito nung July 14, 2016 pa. Pero magtataka kayo bakit nag-operate lang po siya ng January 25, 2019. 3 years in the making, ano, bago po sila nag-launch sa public o yung full launching nila, ano po. Dahil siyempre, ang RAC certificate po ito po ay offshore license o international license na nakukuha po sa Dubai na hindi po ganun kadali ang kumuha po ng ganitong certificate. Kasi nga po, siyempre bago ka mag-operate international ng international business, kailangan i-comply mo lahat ng legalities ng dadaan na mong bansa. Ano? Kung kaya, siguro, inayos mo na nila yung mga legalities ng mga dadaanan nilang bansa bago po sila nag-full operation noong 2019. Ano po? Sino ba si RAC? Si RAC po ay, babasahin po na sa gitna, RAC International Corporate Center is responsible for the registration and incorporation of international business companies as well as providing a full suite of registry services related to international business company activity. RAC International Corporate Center is a modern world-class company registry operating in full compliance. Pag sinabi pong in full compliance ay nag-ooperate po sila ng legal. Ano po? Full compliance with international standards and best practices in the international business company formation industry. So sa makatuwid, mga kapatid, ang certificate na ito ay hindi po madaling makuha. Kailangan mong i-comply lahat ng mga legalities bago ka pwedeng mag-operate internationally. Tayo po ay operational in 175 countries dahil sa certificate na ito. At hindi po tayo pwedeng mag-operate ng international pag wala kang certificate na ganito. Mahirap pong kuhanin ito. Pero meron tayong katibayan ng crowd one ay super legit dahil na-comply nila lahat ng legalities na kinakailangan para makuha ang RAC certificate. So klaro po sa lahat, ha? So sino po yung mga utak ng ating negosyo? Yan, ito na po yung background check ko bago ko po i-share sa mga kaibigan ko ito. Background check ko muna kung sino ba ang namumuno dito, kasi yung mga sinalihan naming unang company hide and seek. Hindi namin nakikita yung CEO, hindi namin nakikita yung founder. Kaya ang nangyari, dinaisahan kami kasi taguan. Sila hindi po, napaka-transparent po nila. Ano po? So ngayon, ito po yung ating founder, si Jonas Eric Werner. Siya po ay Facebook IT expert. Just imagine mo po, siya po ang isa sa nagpayaman sa Facebook. Kung ano po yung kinalalagyan ngayon ni Mark Zuckerberg, kasama po siya doon. Ano po? Ayan o, classmate po siya ni Mark Zuckerberg. He has real estate business. Magkaklase po sila sa Harvard University. Pag sinabi mong Harvard University, hindi po biro ang mga magagraduate dyan. Mga matatalinong tao po at mayayamang mga tao lamang po ang nag-aaral sa Harvard. Ano po? Then ito din po yung ating CEO, si Johan Westedal, CEO of Crowd1. He worked for years in telecom. Kaya nga po, meron siyang kakayahan dito sa maglalance din ng na communication natin. Ano, paparating na rin po ang communication. Maririnig niyo po yan mamaya doon sa update. At he has been CEO of Oralform in Sweden. So ibig sabihin, naging CEO na rin po pala siya ng ibang company. Kaya siguro siya ang kinuha ng ating founder kasi alam niya na may kakayahan siya na mamuno sa ating company. Ito po yung kanilang background ulit. Si Jonas Werner ay widely considered a network industry guru. Jonas is ICT's founder and chief sales director. He is a true entrepreneur and visionary, drawing on over 2 decades of experience in network marketing. Just imagine, more than 20 years na rin po ang experience dito. Although, more than 20 years na rin po experience ko, pero wala ako sa kalingkingan niya. Bakit? Mga high profile pong mga tao ito. Siyempre, ang mga business partner naman ito ay mga milyonaryo din, mga bilyonaryo, kasi bilyonaryo na po yan. Ano?
Jonas boasts an impressive track record in marketing, sales, and management of fast-growing network organizations. Mamaya, mapapakinggan ninyo yung kanyang speech doon sa papalabas nating video. Kaya huwag po kayong aalis dahil yan po ay napaka-important update na galing po mismo doon sa Stockholm, Sweden, nung nag-meeting po kami noong Miyerkules. Tapos yung CEO naman ay he has held numerous executive positions from a wide range of industries. He has been the CEO of Oriflame in Sweden and also held the position of regional business manager for Oriflame in Scandinavia. He has been the regional director of Northern Europe of LR Health and Beauty System. Just imagine nyo po yung mga background. So ito po yung napakahalaga, mga kapatid. Pag sasali po kayo ng mga startup business, titignan nyo po muna yung mga credentials ng mga namumuno. Kasi dyan po kami nagkamali ng mga una. Hindi po namin tinignan yung mga credentials sila. Basta na-attract po kami doon sa malalaking kitaan. Pero malalaking ang offer na kitaan, ang bilis din po nawala. Ang bilis na nawala yung mga pinaghirapan namin. Nawalang parang bula. Pero ito po ay hindi po biro itong CrowdOne. So we are a 100% mobile business. Ano po? Pag sinabing 100% mobile business, anywhere in the world, ano, at any time, anyone, pwede mong gawin yung negosyo. Basta 18 above, may ngipin o wala, pwedeng gawin yung negosyo. Ano po? So, yung experience ko po dito, ako nung ako pa umuwi ng Pilipinas last month, ano, ay ako po na-quarantine ng 10 days po sa hotel. At doon sa pagka-quarantine ko sa hotel, bawal po ang lumabas sa hotel pag ikaw ay naka-quarantine, ano po. So, kukuhanin mo lang yung pagkain mo sa labas, may upuan sa labas, kukuhanin mo yung breakfast, lunch, dinner mo doon, tapos hindi ka na doon ka lang nakakulong sa bahay. Just imagine mo, nakakulong ako sa bahay. Ay sa hotel ng 10 days pero kumikita ako. Nasa Pilipinas na ako noon, kumikita ako ng euro. Saan ka nakakita ng negosyong ganun? Naka-quarantine ka, kumikita ka ng euro. CrowdOne lang po yan. At the same time, kararating lang po namin ng family ko, nagbakasyon po kami ng Venice, ano, Italy for 1 week. Ano po, just imagine, nakabakasyon ako habang ako'y nagpapakasaya doon, habang ako'y linalasap ko yung ganda ng Venice, ano po, ay kumikita pa rin tayo ng euro kahit walang ginagawa. CrowdOne lang ang pwedeng magbigay sa inyo po ng ganyang negosyo. Ano po? So, we earn money with your smartphone. Yung pong ating mga smartphone, pag ang mga smartphone daw ay hindi po nagproproduce ng income, ang tawag po dyan ay bobo phone. Bakit? Kasi nga, ginagamit natin araw-araw yung Facebook. Ginagamit natin araw-araw yung YouTube. Ginagamit natin araw-araw para tayo mag-TikTok. Pero ano pong balik sa inyo? Di ba naglo-load lang kayo? Load. Ubos pera. Walang balik. Pero kay CrowdOne, grabe po yan. Habang ginagamit po yung mga smartphone ninyo, yung mga Android phone ninyo, pwede pala kayong kumita ng pera. At hindi lang po basta pera. Euro pa po yan at saka Bitcoin. Just imagine, yan na po yung inyong opisina, ito na rin po yung ating bangko. Dito na po lahat ng transaksyon mangyayari, ano po. So, best company ngayon ay lahat ng mga naka-relate, naka-link sa internet. Dahil sabi nga, kung ang business mo raw ay hindi naka-link sa internet, you are out of business. Ano po? Kasi nga po, nung pandemic po, marami talaga nag-close ng mga traditional business. Maraming naapektuhan ng mga traditional networking company, lalo yung may mga tangible products dahil hindi sila makalabas, hindi makapenta, hindi makapag-demo. Kaya nangyari, naghanap sila ng opportunity na pwede silang kumita kahit nasa bahay lang at nakita nila ang CrowdOne. Kung kaya, dumami ng dumami ang member ng CrowdOne kasi yung mga top leader na yan ay naglipatan dito. Siyempre, pag top leader ka ng isang company, ay siyempre dala mo rin yung member mo. Kaya yan po yung nangyari. Kung kaya tayo po ay pinag-iinitan, hindi naman natin kasalanan kasi bagong technology ito eh. Siyempre, magpapahuli ka ba? Di ba? Siyempre, hindi. So, dito po yung mga products and services natin. Ano po? So, pupunta tayo sa product service kasi meron akong hinanda na para dyan. Yung iba ang sinasabi po ay scam daw si CrowdOne kasi wala daw product. Wala datang produkto.
na binibenta, wala tayong dinidemo, wala tayong mga glutathione, wala tayong mga pampaputi, pampaganda, wala tayong mga supplement, ano po. Pero hindi nila alam, digital products tayo ay malalaki po ang market nito. Ano po, yan, isa-isahin natin para mas maintindihan po ninyo. Ano po. So, ito po yung mga product na natin na nasa loob ngayon. Na ongoing na at meron din mga future product na parating pa lang po. Ano, alam nyo ba mga kapatid, napakadali na para sa inyo ngayon na mag-market ng Crowd1, ng mga products and services ni Crowd1. Bakit? Noong nagsimula po kami 1 year ago, ano, isang produkto lang ang binibenta namin. Just imagine, may Great Hub lang. Yung pong mixer tsaka Apelgo ay palans pa lang. Pero dahil nakita namin na ang namumuno dito sa Crowd1 na yung mga billionaire at sinabi nga nila na ito na yung huling network na sasalihan natin, eh doon kami nagtiwala siyempre. Dahil nga sinabi nila na marami tayong papasok na mga product. Sa ating library of product, mapupuno po yan ng iba-ibang digital products na ito po ay ginagamit din po ng maraming tao. So ito po yung Mixter, Life Trends, Tribute, Mindo, Epic Lotto, Apelgo, Link Me, Somi, wala pa po. Planet IX, ongoing na po yan. At nagkakaguluhan po yan. Grabe po itong Planet IX. At mamaya titignan natin. Multi-wallet, yan na po yung ating magiging fastest payment solution na yung iba ay hindi na po naantay. So makabalang bakod na. Ano? Pero sala lang, hindi sila magsisi pag nag-launch na po ito. Meron din po tayong parating na entertainment at communication. So isa-isayin po natin. Sino si Mindo? Mindo is an online platform enabling personal and professional growth. Try Mindo for yourself and expand your mind. So sa loob po ng Mindo, ano po, pag kayo po yung member na ng Crowd1, makikita nyo po dito yung mga different courses. So nandyan po yung 12 steps to success. Yan, tinuturo po yan ng ating parang Albert Einstein, ano na si Jake, Peter Jacobson. Yan po yung napakatalinong ano natin. Motivator, ano po. At meron din po dito 12 steps to success. Yan, tinuturo, merong 45. Tapos sa baba, meron din pong how to manage stress. Ano po, yung mga nai-stress na po dahil nawalan ng trabaho, pandemic na naman, sana naman kukuha ng ikabubuhay. Yan, dito sa Mindo, pasok kayo. Ano? At ituturo sa inyo kung paano ninyo paglalabanan ang stress. Isa po yan sa product ng Crowd1. Tandaan po natin, ang Mindo po ay parang may Great Hub din po ito. As a e-learning school, alam naman natin ang e-learning school ay kumita ng napakalaki nung panahon ng pandemic, especially kahit ngayon, hanggang ngayon, nung nauso na po ang Zoom. Nung magsimula kami sa Crowd1, ang Zoom ay bagong pasok pa lang ang Zoom. Nagsisimula pa lang po ang Zoom. Pero ano nangyari nung panahon ng pandemic, lahat ng mga tao ngayon, mga estudyante, ginagamit na ang Zoom kasi dito na nagmi-meeting lahat. Ano? Kahit hindi ka na lumabas ng bahay, pero through Zoom ay makakausap mo na lahat, makakausap mo iba-ibang mga membro natin sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya grabe po ang kinita ng Zoom na ito. Itong Zoom na ito na ginagamit natin, my monthly subscription po ako dito na 73 euro ang binabayaran ko po dito sa isang buwan. 500 capacity po yan. Just imagine, ilang leader ang gumagamit ng Zoom. Ilang leader ang nagbabayad ng 73 euro. Palagay nyo, gano'ng kalaki ang income nito? Power po yan. Grabe po. Kasama po yan sa e-learning. So yan po yung ating Mindo. Si Life Trends, yan. Si Life Trends po ay nag-launch po ito noong April 2020. At sabi ko sa mga leader ko, sige nga, subukan nga natin ito kung ito ay totoo. So ito po yung online booking website, unlocking exclusive prices for Crowd1 members, over 2.5 million hotels and holiday resorts to choose from. Si Life Trends po ay American company, nag-affiliate sa atin. Sobrang talino po ng founder nito, yung CEO nito. Bakit? Sinamantala niyang pumasok sa system ni Crowd1 panahon ng pandemic kasi alam niya na hindi kikita ang trouble nung pandemic dahil nga po lockdown ang buong mundo. Walang makatravel. So, ang ginawa niya ay nakipag-affiliate siya kay Crowd1. Although, sabi ni Crowd1, bago ka makapag-affiliate sa akin, hati tayo sa income, 50-50. Eh pumayag siya. Ikaw ba naman magkakaroon ka ng 33 million potential client? Eh di siyempre tubong lugo ka pa rin kahit nakalahati lang mag-subscribe o one-fourth lang, di ba?
O kaysa imamarket mo sa labas, eh, wala ngang ano ngayon, kliyente, kasi nga pandemic pa rin hanggang ngayon. Kaya, grabe po ito, ano? Pumunta po kami nung nag-lunch plate, pumunta po kami ng Switzerland nung July 2020, ano? At napakaganda po ng service nito. Kasi dito, pagpasok sa Life Trends, meron po silang 24/7 na support system. Ang nangyari po, nung nakarating kami ng Switzerland, nung papasok na kami sa hotel na kinuha namin, sabi nung front desk, sir, nakabook nga kayo dito pero ba't wala pa kayong bayad? Ha, ganun? Anong nangyari yun? E binayaran ko na lang using my debit card. Sabi kong ganun. O, so ngayon, tawag ko sa support. Oh, support. Support, eh anong nangyari dito? Bakit wala pa daw bayad yung ano? O, sabi nung support, pasa mo sa akin yung front desk at kakausapin ko. So pasa ko, nag-usap sila. After 1 minute ng usapan, okay na. Okay na sir, bayad na kayo. Punta na kayo sa taas. Ganun kaganda siya. At ang magandang experience po namin dito nung pumunta kami sa Switzerland ay yung hotel na binook namin, although 3-star lang po siya, pero parang 5-star kasi bago po siyang hotel. Ano, ay habang nag-i-stay kami sa Switzerland, yung mga hotel pala doon ay libre na ng mga pa-ticket sa mga public transportation. Kaya nga po, during our stay there, 3 days and 3 nights kami doon, lahat ng mga travel namin ano using the public transportation ay nailibre na po kami ng pamasahe. Just imagine, ganun pala sa Switzerland, habang nag-i-stay ka doon, bahala na ang hotel sa iyo na magbigay sa iyo ng ticket. Kasi doon, pag nahuli ka doon na walang ticket ng mga inspector, ang laki po ng multa. Kami nga eh, ano, tsaka mahal pong pamasahe kasi mas mataas ang standard of living doon. Mas mahal ang sweldo nila doon. Kaya mas mahal din ang mga pamasahe. Just imagine, 3 araw kami nag-ikot sa buong Geneva, Switzerland. Libre ng pamasahe. Nandiyan laki na tipid namin. Ano? Plus, nagkaroon pa ng profit sharing nung ginamit namin ito. Ano po? Yan po si Life Trends. 2.5 million hotels ang resource lang po naman yung pwede natin pagpilian sa buong mundo. Sa Pilipinas, meron pang Boracay, may Palawan, merong Ilocos, ano, La Union. Yan. Lahat ng mga sikat na pasyalan sa Pilipinas, makikita nyo dito kay Life Trends. Alam nyo ba na ang travel, ano po, isa sa produkto ng Crowd1, affiliated partner ni Crowd1, na nung 2018 po, nung wala pa po ang pandemic, ano po, ang travel po ay kumita lang po naman ng 8 trillion US dollar. 8 trillion market. Gaano kalaking pera po yan? Ako po, ang laking pera. Number one po siya, experience everyone wants to have is vacation and travel. Sa ating mga Pilipino, especially sa mga OFW, minsan ay gusto natin mag-relax. Lalo pag umuwi tayo ng Pilipinas, dinadala natin yung mga pamilya natin sa mga magagandang lugar. Kung kaya nga po, nangunguna po ang travel sa pinakamalaking kita nung wala pang pandemic. At yung mga nag-o-overnight, ibig sabihin yung mga empleyado na nag-weekend, ano po, ay kahit na weekend lang po yan, kumita pa rin ng 1.5 billion US dollar. Just imagine nyo po, kahit na wala tayong binibintang tangible products, wala tayong binibintang glutathione, wala tayong binibintang pampaputi, pampaganda, ang binibinta natin travel. Travel at ganyan ang market. Just imagine niyo po ang market ng travel. Eh, nakipag-affiliate na sa atin. O, di ba? O, isa lang po yan sa products and services ni Crowd1. Para mas maintindihan niyo po, wala kaming tangible products, intangible products, pero trillion dollar market. Ano po? So meron din po tayong Life Trends Platinum na sinasabi. Si Life Trends Platinum ay kapatid din po ito ni Life Trends. Pero ito po ay may subscription fee. May subscription fee ito na 708 euro for 1 year. Kung gusto niya mag-subscribe nito for 1 year, kasi pag monthly, medyo mas mahal. Ano? Kaya yung kinuha ni Manang Adel Papagador ng ating manager po ng Canada ay ginamit niya yung kanyang account balance. Pwedeng gamitin po ang account balance. Kaya nakapag-subscribe na siya at ready na siya mag-travel anywhere in the world with up to 80% discount. Just imagine nyo po, pag membro ka ng Life Trends Platinum, 80% discount. Ginamit po namin ito nung pumunta kami ng room. Ano, after kami pumunta ng Switzerland, try na naman namin ang room kasi si Director Trey Danilo ay meron po siyang
Leptrans Platinum. So ginamit namin 80% po ang binayaran, ang discount namin. Just imagine yung hotel parang wala na kaming binayaran, 20% na lang. Oh. Yung ating president na si Ronnie Barrientos, nag-i-stay ngayon sa Dubai. Sabi niya 4-star daw yung kanyang tinitira ngayon doon. Pero just imagine 80% ang discount niya. Ang narinig ko minsan parang 1,000 pesos lang binabayaran yung sa kanyang hotel kasi nga ang laki ng discount. Punta ka kaya sa booking.com, Trivago, makaka-discount ka ba ng ganyan kalaki? Hindi ka po makaka-discount na ganyan. Pero pag ikaw ay member ni Crowd1, sa halagang 109 euro o 6,600 pesos na puhunan mo, magkakaroon ka na ng iyong sariling travel agency. Just imagine mo, ang lit ng puhunan mo, may sarili kang travel agency, sa Crowd1 lang po yan. Link me. Yan, never lose a link ever again and share them with your friends and business contacts. So dito sa link me nakakatawa kasi pwede natin dito ipasok lahat ng ating mga social media link. Yan, ito po yung aking yung aking dashboard sa link me. Yan, no? Pinasok ko yung aking Facebook link, pinasok ko po yung aking link sa Crowd1, pinasok ko po yung link ko sa Mixter. Tapos pwede po natin ito ipadala ng minsan na lang sa mga kaibigan natin, sa mga prospects. Ano? Kaya nakakatuwa ito kasi just imagine lahat ng mga link natin sa social media o other platform pa, pwede nang pagsama-samahin dito para minsan na ng padala. Halimbawa, nandiyan yung mga presentation natin, mga motivation. O di, pagsama-samahin mo dyan para pagbukas nila ng bawat link na yan, makikita na nila dyan yung mga pinopromote nating products and services ni Crowd1, di ba? Yan po si LinkMe. Then si AppleGo. Si AppleGo ay online gambling platform. Ano po? Affiliated partner din po ito. Hindi po si Crowd1 ang nag-create ng mga sugal, ano po, kundi si AppleGo. Pero hindi naman natin sinasabi na magsugal tayo, special sa mga Christian, allergic sila dito. Allergic tayo dito. Kasi nga, ay pag narinig na gambling ay parang masamang pakinggan. Pero hindi nila alam na kung ayaw mong kuhanin yung pera mo dito, yung profit share dito, pwede mong i-cancel. Nandun po yung sa back office. Punta nyo sa back office. Kung ayaw nyong makuha yung income dito, kasi nga 50-50 rin po ang hatian dito, 50% na kita nito, dadaling kay Crowd1, at kaya may profit share tayo kahit hindi tayo nagsusugal. Ano po? Yan po yung meron dito kay Epic Lot ay kay ano kay AppleGo. Yung una po ay yung online casino na product niya pero hindi ko nakuha yung kanyang ano doon ano. Alam naman natin na ang casino games ay laro po yan ng mga mayayaman. Ano po? Yan po ay kahit na 'di ba sa Pilipinas ay legal ang casino. Ano kasi nga po yung kinikita ng casino ay tinutulong yan sa mga charity. Ano po, ganun din po ang mga lotto outlet, tumutulong din po yan sa charity. Kaya tingnan na lang po natin yung positive side, huwag yung negative side. Ano po, nakakatulong po ito din sa mga charity. Ano. So, yung pong ating online casino, alam naman natin na laro ng mayayaman yan. Nung panahon ng pandemic, hindi sila makapunta sa mga casino dahil nga lockdown. So, ang ginawa ng AppleGo ay ginawa ng online. Kaya, alam naman natin na ang mga mayayaman manalo matalo, libangan nila po ang online casino, ang casino at ginawa na nga pong online kaya malaki din po ang kinikita nito. Yun nga lang, wala po ito sa Europe, wala din sa Pilipinas. Pero sa alam ko sa India meron po itong itong AppleGo. At yung isa pong dinabas po nito ay yung online lotto. Ayan oh, what makes Epic Lotto unique? The Crowd 150/50 syndicate. So dito po sabi dito nung paliwanag sa play together, win together. Halimbawa po, si member ay nagbenta ng ticket doon sa mga kliyente na gusto nga manalo ng mga jackpot prize. At pag nanalo po yung kliyente na yon, mananalo din yung binilhan ng ticket. So ganun yung sinabi dito. Ayan po yung kanyang Epic Lotto gives you the opportunity to purchase real tickets to the world's 6 most popular national lotteries. Up to 20% discount on purchase with multiple draws. Play together, win together. Join the weekly Crowd 150/50 syndicate. Hindi ko pa alam ito kasi hindi naman ako naglalaro ng loto. No? 100% transparency with scanned photo of the actual lottery ticket in your control panel. User-friendly website for both mobile and desktop.
24/7 customer support. So yan po yan, Super Bowl yan. 'Di ba? 'Di ba yung mga Lotto outlet sa Pilipinas pinipilahan? Kasi nga nagbabaka sakaling manalo ng mga jackpot prize. At pag nanalo ka nga naman ng jackpot prize, ay milyonaryo ka kaagad. So yan ay meron din po sa ating Apilgo, yung ating online Lotto. Yan. Si Mixter, another product po ni Crowd1, affiliated partner po. Si Mixter ay online game po. The latest revolution within online mobile gaming, play against friends, compete in tournaments, and win big. Challenge the game. So nakakatuwa nitong ating online game, ano? Kaysa maglaro tayo ng Mobile Legend, Candy Crush, TikTok, etc. Maglaro ka na lang dito. Bakit ko sinasabi maglaro ka dito? Kasi pag nanalo ka po sa mga tournament dito sa loob, ano po, ay malaki po mga prizes. Ano po? Yan po yung mga ano, nakikita niya po yung mga sponsor na nagbibigay ng mga prizes sa tournaments. Nandiyan po yung Adidas, Reebok, Levi's, Mir, Red Bull, ano, Carabao. Meron ngayong latest ngayon yung Decathlon, ano po. Just imagine po ano, palagay nyo, makikipag-affiliate kaya itong mga kampaneng malalaking dambuhalang ito. Kung ito po ay scam, siguro naman hindi nila sisirain ka ng pangalan ano, para sumali dito sa Crowd1. Oh, pero sila po yung nagbibigay ng malalaking papremyo. So ito po yung CEO na Mixter. Actually si Mixter ay pwede na magsarili ni Mixter kasi siya po ay malaking kumpanya na po siya na based nga po sa Australia. At ang balita ko ay nasa stock market na rin po ito ng Australia yung company na ito. At bago sila mag-join kay Crowd1, 300,000 lang po ang kanilang member base. Pero nung nag-join na po kay Crowd1, million-million na po ang kanilang membro. Just imagine 33 million members tayo na potential customer nila. Ilan na po yung membro? Million na po yung membro. Di gano'ng kalaking kinikita nito ngayon? Eh, kung yung 300,000 nga, kumikita na sila ng million eh. Di lalo na ngayon, di ba? So yan po yung Mixter. Ano? Nakakatuwa nito, marami tayong klase ng laro dito. Meron tayong Mixter Socials, Mixter Retro, Mixter Live, Mixter Plus. Ano po? At isa sa ilalans nitong mga susunod na linggo ay yung Mixter Plus. Yan po ay laro ng mga magagaling na player. At siyempre, pag laro yan ng magagaling na player, ibig sabihin malalaki din ang mga papremyo. Kagaya po nito, tingnan nyo po. Meron po tayo ngayon napakagandang premyo. Ano, kahapon lang po ito na nag-launch na po. Just imagine yung mga Mixter player natin na hindi pa member ng Crowd1, ano, Mixter lang po sila nagpa-member. Meron na po kayong opportunity ngayon na manalo ng either white, black or gold package kasi po ito po ay ongoing tournament ngayon na pag napanalunan mo yung grand prize o number one ka, ang makukuha mong package ay gold package na nagkakahalaga ng 799 euro o 48,000 pesos. Pangalawang second prize ay black package na nakakahalaga ng 299 euro o 18,000 pesos. Tapos yung third prize ay white package na nakakahalaga ng 6,600 pesos. Kaya challenge the game. Yung mga gustong manalo nitong larong ito, meron po siyang available seat na 32,000 kung hindi ako nagkakamali. 32,000 po ang pwede maglaro dito sa loob niyan. Ano po? At yan po yung ating Director Jornel. Yan, nangunguna na yata diyan. Pero bro, isang linggo pa ito bago matapos. Kaya marami ka pang pagdadaanan ano diyan, mga makakalaban oh. Hanggang sa 27 po nagsimula po kahapon at hanggang 27 po yan. Kung sino po mananalo ng mag number 1, mag number 2, mag number 3 sa 27 bago matapos yung tournament, mapasa kanya yung mga prizes na ito. Ano po? Then ito rin po yung mga iba-iba na pong nanalo sa bawat panig ng mundo. Ayan po yung mga napanalo na nila, mga laptop. At ang maganda po nito, yung ating sariling team na anak po ni Pastora Marites, si Joy, nanalo lang po naman po siya ng laptop, mga kapatid. Nagkakahalaga po yan ng 72,000 pesos. Just imagine mo, namuhunan siya ng 6,000 pesos. Nagpa-member kay Crowd1. Kumikita na siya sa binary, kumikita na siya sa matching bonus, meron na siyang monthly residual, meron na siyang quarterly dividends, tapos nanalo pa sa Mixter. O di ba? Ang daming prizes. Ano po? O yan po. Pinadala po mismo yan sa bahay nila. Yan. Pinadala sa akin ni Pastora yan nung nanalo yung anak niya tuwang-tuwa, ano, si Mary. Just imagine, babae,
babae nanalo, di ba? Kaya nakakatawa ito. Tapos ito po yung una niyang napanalunan, pangalawa na po na panalunan niya yung laptop. Ito po yung una niyang napanalunan, yan po. Ito po yung una niyang panalunan. Tapos meron pang gift certificate na kasama ito. Yan o, oh, gift certificate na worth 16.50 euro. Yan ay pwedeng ibili sa mga different, ano, dito po, mga market. Pwede pong ibili po yung kasamang reward nun. Ano? So just imagine nyo po, gano'ng kaganda ang mixture. Kaysa kayo mag-TikTok, mag-Mobile Legend o ano-ano pa dyan na wala namang balik sa inyo, dito kayo makipag-compete. Pag nanalo kayo, grabe ang mga prizes. Ano po? Yan po yung ating mixture. Tribute. Yan. Another affiliated partner po natin, si Tribute. Luxury lifestyle products within fragrance and skincare manufactured locally in Nigeria and expanding throughout Africa. So ito po ay wala po dito sa Europe, wala din sa Pilipinas, wala sa Asia, wala din po sa Middle East. Sa Nigeria lang po yan. Pero kahit na wala po yan sa atin, ano po, yung mga taga Nigeria ay nakaka-discount po sila dito ng 20% on all products when redirected from the Crowd1 back office for users in Nigeria. So just imagine nyo po, ano, pag member ka ng Crowd1 sa Nigeria, makaka-discount ka ng mga ng 20% ano po sa lahat ng products or services. Ito po yung mga pampaganda, pampaputi ang minamarket niyan. Pero kahit na hindi tayo kasali dito sa pagbili ng mga products and services ni Tribute, kasama pa rin tayo sa profit sharing ano doon sa mga hatian. Mamaya papakita natin paano ba hinahati ni Crowd1 ang kanyang kinikita sa mga partner niyang mga ito. Planet IX. Nako po, ito po sila. Ito po ngayon yung super trending ngayon. Nasa loob pa lang po ito ng mga Crowd1 members, pero just imagine, super trending ito kasi nga po ito ay virtual land, ano, virtual real estate. Planet IX is a strategy game built upon a real estate trading platform where in a virtual planet, players will buy, sell, trade, and develop picks, lots of land. Kung alam nyo po yung laro ngayon na sikat sa Pilipinas na yung Axie, na garap, kinababaliwan po ngayon yan sa Pangasinan kasi ang lalaki po ng panalo. Yung pamangkin ko po nung nakarang araw ay nanalo ng 29,000 sa Axie. Just imagine. Yung po aking yung aking empleyado na namamasukan sa aking sosilog, magre-resign na raw kasi nga ang laki ng panalunan niya dito sa Axie, 29,000 yung kanyang na-withdraw. Ganon din po yung ating Earth 2. Kung alam niyo po yung naging kwento ng Earth 2, yung mga binili po nilang mga tiles. Sa atin po ay peak sa Earth 2 ay tiles. Na yung mga tiles na binili lang po nila ng worth 100 euro, ilang buwan lang po ay naging thousands euro na po ang naging value. Ganun po yung ating Planet IX. So, bibili tayo ng pixel po dito, ano po, yan po ay 10 by 10 po yan, 10 meter by 10 po ang isang pixel, ano, at yan po ay company na pong bibili sa atin ng mga virtual land natin, ano po, at sila na po yung maglo-locate, mamaya titingnan natin, ano. So ganyan po siya, oh. At sabi po, mamaya papakinggan nyo rin po sa update, ano, dito pa lang po mga kapatid sa ating Planet IX, marami daw magiging milyonaryo dito sa Planet IX na ito. Kasi kung mangyari nga ito, kagaya ng Axie, kagaya ng Earth 2, na yung mga binili nating mga murang lote, yung mga binili natin ngayon na 5 euro na value ng lote ay mabenta natin ng 1,000, grabe po ito talaga ang mangyayari. Di what more yung mga mararaming mga euro na pambili po ng pixel. Ayan o, meron po tayong trading po, buy and sell. Yan, antayin po natin. Grabe po ito, nakakabaloy po ito. So ganyan po ang loob po ng Planet IX. Ano? Ayan, meron pa po akong natitirang 1,045 na pambibili pa sa mga susunod. Tapos, yan na po yung mga nabili ko. Ano? Ito po yung mga nakabili po ako sa mga naunang ito. Just imagine nyo po, bibigyan ko po kayo ng idea. Yung ating drop zone beta 1 na yan po ay 75,000 beta pack, 50 euro po ang isang beta pack o 3,000 pesos. 75,000 beta pack ay nabenta lang po ng unang araw po na nag-launch po ito nung August 19. Yan po ay nagkakalaga ng 225 million pesos yung
75,000 beta pack, naubos po yan in just 1 hour and 30 minutes. Yung unang bagsak ng beta pack. Pangalawang bagsak ng beta pack, 75,000 uli. Naubos lang po yan ng 30 minutes. Naubos po ng 30 minutes yung unang bagsak ng beta pack. Tapos yung beta pack 2, 35 minutes, ubos din po, 225. Ang malupit po yung beta pack 3. Just imagine yung beta pack 3. Naglabas po sila ng 75,000 uli na 225 million in just 3 minutes, mga kapatid, ubos. So gaano kalaki po ang kikitain ng crowd 1 dito sa Planet IX na ito? Diba hati sila ng income, 50-50? Ito pa nga lang po, member pa lang po ng crowd 1, hindi na po magkaigi eh. Hindi na, ang daming hindi nakakabili. Kasi nga, unahan na makabili. Kasi, bakit sila unahan makabili? Papakita ko sa inyo kung bakit. Dito po sa loob ng Planet IX, pag tayo po nakabila ng beta pack, ay random po yan na linulukit tayo sa iba't ibang panig ng mundo. Ano po? So ito po yung mga nabili ko ano nung nakaraang Lunes, nakabili po ako ng dalawa. Tapos yung kailan ba 'yon? Nung nakaraang Lunes kasi every Lunes po ito. Dito po sa beta pack 4 na nabili ko, meron po tayong 50 PIX clusters na location. Ayun, titignan po natin kung saan tayo nakabili. So yan po makikita natin dito po yung mga nabili natin ano ng ating mga beta pack ano na meron po diyan Antarctica, Canada, yan, Canada, Mexico, Venezuela, Colombia, Honduras, Costa Rica. So ganyan po yung mga nabili nating beta pack, yung 50. Yan. Ang maganda nito ano, pagdating na po ng laro, may tinatawag silang NFT o yung non-fungible token. Ano, idea ko lang po ito kasi naririnig ko po doon sa mga moderator natin. Ano, ay, may Bahamas din po. Dito po sa ating mga virtual lang na ito, pag nabuo na po yung NFT, halimbawa, may isa pong nagbubuo ng NFT na yan, non-fungible token. Yan po yung magkakaroon ng malaking value. Halimbawa, yung ating nabiling lote na ito ay kailangan niya para mabuo yung NFT niya. So doon po magkakaroon ng trading ng tawaran. Siyempre, alam niyang kailangan mo yung kanyang ano eh. Alam niyang kailangan mo yung pixel na yun eh para mabuo yung NFT mo, di ba? So prepresyuhan mo ngayon 'yon. Oh. Doon magkakaroon ng kaya nga kahit na maliit lang po yung value ng bili niyo, kung kailangan naman ng katabi ninyo yung lote na yan para mabuo yung kanyang binubong NFT ay magkakaroon po yung malaking value someday. Kaya nga po, kaabang-abang po ito. Kaya abangan nyo po ito dahil dito pa lang po, wala pa po tayo sa public pero grabe po ang impact nito. Ang laki po ng kinita ng ano dito, Planet IX. Just imagine, ano, dalawang magkasunod na 150,000 packs na nagkakalaga ng 450 million. Wala pa isang oras, ubos. Yung last na 150 nung Lunes, just imagine na ubos ng 50 minutes. 150,000 po yun ha, nakabenta ng 450 million pesos in just 50 minutes. Saan ka makakabenta ng produktong ganong kabilis? Grabe po ito. Kaya abangan nyo po yan dahil grabe pong magiging ano po nito, impact. So another intangible products po natin. Take note, hindi po uli ito nahawakan, pero malaki po ang magiging market. So yung isang product po natin ay yung Crowd Magazine. Yan po, pwede po itong tangible tsaka intangible. Pwede pong virtual, pwede nyo pong basahin po yung mga magazine nito doon sa inyong back office. Click nyo lang po yung magazine, then kung gusto nyo yung virtual, babasahin nyo lang, scroll nyo lang, scroll, at pwede rin po yung
tangible ay yung nahawakan kagaya po nito. Bumili po ako nitong unang labas ng magazine na ito. Ito po yung kauna-unahan, yan po yung nakikita nyo yan. Yan, hawak ko po yung magazine na yan. At may sentimental value po sa akin ito. Kasi ito ay lumabas noong May. Kung hindi ako nagkakamal, lumabas ng May. At yan na po yung time na humataw kami. Humataw kami dito sa Europe, sa Italy. Talagang wala nang tulugan yan. Kung kaya yung 1 month na paghataw namin ay napasama yung aming pangalan. Dito kaming tatlong director po. Ako po as a director 2, yung AD 1973, si Director 3 Laika Success, Director 3, tsaka si Director Danilo 077, nakasama po kami sa magazine na yan. Just imagine nyo po, napakalaking karangalan sa team natin na yung mga leader ay makikita niya sa loob ng magazine. Hindi na po yan mabubura. Yan, hanggang sa mga kaapu-apuhan natin ay makikita nila, ay ito si Lolo. Ito si Lolo, oh, nakasama dito sa top manager. Manager pa lang po kami noon, pero hataw na po kami noon dyan. Kasama kami palagi sa top 100 doon sa ating producer, sa top producers. Ano po? Kaya yan po yung kahalagahan sa akin ng magazine na yan. Then, meron din po tayong pinakaabangan na multi-wallet. Ano po? Kung tayo po ay nagda-download ng different crypto wallet kagaya ng Coinbase, Coin.ph, Wirex, Mercurio, Abra, Blockchain, etc. Pagdating po ng multi-wallet at malapit na po itong darating, ay sakop na po niya lahat. Ito po ay para na rin po siyang remittance. Kaya yan po yung kanyang magiging ano, nakikita nyo po, buy and sell, transfer, pay for goods and services with the apps, debit card with crypto. Customers will able to pay to crypto in euro, buy a fraction of shares in Google, Apple, Amazon, etc. Gaano kagaling po nitong ating multi-wallet? Kumbaga, all-in-one na, pinagsama-sama na dito. Money remittance, trading, at saka yun nga, pagbili ng mga cryptocurrency, nandyan na po. Ano po? Yan po o. Payment mobile app, yan po ay sooner ay magro-roll out na rin po ito. Abangan natin dahil grabe po ito pag nangyari po ito. No? So nakalagay po dito, ito na po yung fastest payment solution na ginawa ng CrowdOne na maraming hindi nakapag-antay na sinasabi ko sa inyo na sumakabalang bakod. Ano, dahil nadili lang po ng konti yung payout ay hindi na nila naantay itong pinakaabang-abangan natin na mapapabilis na mamaya po doon sa ano doon po sa ating papalabas na updates ay kasama pong sinabi to ng founder. So sabi dito sa ano, secure exchange C1 rewards for shares in UK PLC for future value creation. So yung mga C1 rewards natin ay magiging shares na po yan. Then yung shares na yan, pagkakalam ko, ay pwede na po nating ipalit sa mga fiat money o pwede nang mapera, ano po, pag lumabas dito, kasi nakalink din po dito yung ating mga C1 rewards. Enable share trading in the new company. New app-based e-wallet system for commission payout connected to Apple Pay, Google Pay, and crypto as well as one of the major card programs. Meron din pong card, nakikita nyo may card kagaya po ng Wirex. Yung Wirex po ay napakaluwang gamitin kasi may card. Yung kinikita ko sa CrowdOne na Bitcoin ay kukonvert ko lang po ng Euro, din from Euro, tatransfer ko sa card niya, din from card, pwede ko lang i-withdraw any ATM machine dito sa Italy. Ano po, yun po yung ginagamit ko sa Wirex. Then, payment mobile app. Payment mobile app din po siya. Load wallet via credit or debit card or bank transfer in multiple currencies. Transfer money across currencies, FX rate is charged, depende po yan sa palitan ng araw na ito. Transfer money to other users, make payments via virtual card, DECTA, make transfer via virtual IBAN, Clearbank and Setup Pages, also available on desktop. Yan. A trading product under the MiFID II financial license. Ibig sabihin, ito po talaga yung mahirap ayusin dito po sa pagdating po sa mga financial, kasi nga po siyempre ang bangko kasi pag nasilip na malaki po yung mga dumadaang pera ay talagang kinokontrol nila yan. Kaya nga po meron tayong tinatawag na anti-money laundering law. Siyempre yun po yung iniwasan ng CrowdOne, kaya nag-isip sila ng ibang paraan na hindi tayo maapektuhan. So ito na po si multi-wallet. First stage, buy and sell shares in the new company.
connecting directly to the e-wallet. Second stage, share trading in listed companies worldwide. Buy and sell fraction of shares. Example, 100 euro in Apple, 75 euro in Google, 125 in Amazon. Just imagine nyo po, pwede rin po tayong bumili ng mga shares sa mga different company na malalaking yan. Ano, pag dumating na si multi-wallet. At ito po yung kanyang value target. Ano po? In 2021, pag nag-launch na po yan, ay nag-expect na po tayo kagad ng 1.5 million users ng multi-wallet. 2022, 3 million users. 2023, 5 million users. 2024, 10 million users. At the end of 2025, ay posible na po tayong umabot ng 20 million users ng e-wallet na ito. Grabe! Grabe po yung mangyayari po dito. Ano po? So bago tayo pumunta dito ano sa mga offices ay punta muna tayo naman sa compensation. Ano, bibilisan na lang po natin, binibilisan ko lang kasi para mas maintindihan niyo kasi kung kaya pinukusan ko po itong products and services kasi nga marami pa ring skeptical. Pag sinerma ang crowd one, sasabihin mo wala tayong product, tangible products, pero hindi nila alam meron tayong mga intangible products na million, billion at trillion dollar ang market. Kaya finocus ko talaga na ano sa inyo, ipaliwanag ng isa-isa kung ano ba yung mga product na yan. Ano po? So sa crowd one ay meron po tayong tinatawag na 7 ways to earn. So ito po yung mga compensation plan natin. Ano po? Meron tayong sales bonus, active user pool, loyalty points, crowd bonus, matching bonus, fair of loss bonus, residual bonus. Yan. Sa sales bonus po, halimbawa po ito ay halimbawa yung mixed po. Gusto nating yung live trends pala, gusto nating i-share yung link natin dun sa mga ayaw pang mag-member ng Crowd1. So dun po ay pwede silang maka-discount using our link ano po, pero yung profit share ay mapupunta sa atin. Kaya pag nalaman nila ganun, aba meron pa lang profit share diyan. Siyempre sooner or later magme-member na yun ng Crowd1, di ba? So yan po yung ating sales bonus. Active user pool, ito naman po yung mga sinusubscribe natin yung mga products and services. Kagaya po ni Pastora Rinilla, ano, na nung nag-subscribe po siya ng Mixter, yung 750 per month, ay may bumalik po sa kanyang kita galing doon sa kanyang pag-subscribe. Just imagine mo, ginagamit natin yung products and services natin kay Crowd1, binabalik din ng Crowd1 yung iba na pinangbili natin. So yan po yung active user pool. So meron tayong tinatawag na fair of loss bonus na yun nga po pag na-hit na po natin yung ating fast five na sinasabi within 14 days ano po, meron kasi binibigay ang crowd ng 14 days challenge na pag nakompleto mo po yung apat na invite mo na maka-join sa iyo within 14 days ay bibigyan po tayo ng free white code ano po pag puro white, pag black naman black gift code, kung puro gold ay gold gift code, tapos titanium gift code. Ang ginawa po namin, kaya napabilis pong rank namin, ito po tip ko po sa inyo kung gusto niyo pong mabilis mag-rank. Nung nalaman na po namin yung system ng Fast Five system, lahat ng mga leader ko po, nung ginawa ko po iyan, ay ginawa rin po nila. At hindi lang po basta ginawa, kundi lahat ng mga apat na direct namin ay in-upgrade namin sa gold. Lahat, black to gold. Dahil during Epic promotion na ongoing pa ngayon ay magiging titanium. Kung kaya in 14 days time ano, pag in-upgrade niyo po yung apat ninyo sa black to gold upgrade, nung kami po noon ay meron pong 1,000 euro po yan ang nakuha namin noon. 1,000 euro plus yung binary bonus na 1:3 or dalawang 1:1, 180 euro. Kaya po, in just a matter of 14 days, ay kumita agad kami sa fair of loss bonus ng 1,180 euro. So yan po yung malaking challenge na ginawa namin kung kaya ang bilis ng mga ranking namin, ang bilis namin narating ang director kasi lahat ng mga tinuruan namin mga leader na willing din gawin yung system ni Crowd1 ay kinopya lang po yung mga ginawa namin. Kung kaya ang business natin ay copy and paste business lang po ito. Gagayahin nyo lang po kung ano yung mga ginagawa ng mga upline pero dito lahat po may challenge. So na-challenge po kami na i-upgrade lahat ng mga apat na direct namin bago matapos yung 14 days into gold. Kung kaya ang bilis po ng ranking. So pag ginawa nyo po yan sa team ninyo, napakabilis po ng ranking. Lalo ngayon, meron po tayong 30 and 40% additional rank up booster na i-avail natin para mapabilis yung pag-rank natin at para mapabilis natin
maabot yung director man lang para magkaroon tayo ng early pension. Ano po, dadaanan natin mamaya. Pero dito po, kung ang nag-join po ay dalawang gold at saka dalawang black, consider lang po doon sa mas maliit na package, kaya black lang po ang ibibigay sa inyo. Ganon din po sa ibang packages. Ano po? So ito po yung napaka-powerful na another bonus ni Crowd 1, yung matching bonus level 1 to level 5. Na kung kaya nung naaral ko po yung system na ito, hindi po ako nagpatumpik-tumpik, nabuuin kaagad yung aking 20 direct at yung upgrade to titanium Y. Kasi po, ay ito po yung tinatawag naming automatic money machine. Ito po yung sinasabi ko na kahit natutulog ako, kahit ako'y nasa hotel naka-quarantine, kahit ako'y namamasyal sa Venice, Greece, ay Italy, ay kumikita po tayo ng euro minuminuto, oras-oras. Dahil sa napaka-powerful na matching bonus level 1 to level 5. So paano po siya gumagana? Alimbawa, kayo po ay naka-pass 5 na. So dadagdagan nyo na lang po ng isa yung inyong direct para meron kayong unang limang direct, then level 1 na kayo. So yung level 1 po ay may makukuha na po kayong 10% sa lahat ng kikitain sa binary bonus ng mga direct ninyo, ay may 10% na kayo. At kung gusto nyo mabot yung level 2, ano, black pa rin po yan, kahit black pa rin po yan yung inyong package, ay magdadagdag kayo ng 10. 10 yung dapat magiging direct ninyo para mabot nyo po yung level 2. 10% ang binary ninyo, ang bonus ninyo sa lahat ng binary ng first direct mo at saka direct ng direct mo, may 10% pa rin po kayo. Mamaya papakita po natin paano gumagana yan. At hanggang sa fifth level. Kung gusto nyo pong mabot yung fifth level, at dito po, marami po talaga ang yumaman na mga leader nung naaral nila yung system na ito. Dahil nandito po yung sikreto talaga ng automatic money machine. Ano, 25 po ang kailangan abutin ninyong direct sponsor, tapos upgrade kayo sa titanium. Ano po, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ito yung best time na makapag-upgrade kayo nga ng titanium, kasi ang alam ko hanggang September 1 po yung epic promotion natin. Kaya lahat ng mga black, gawa nyo ng paraan ma-upgrade kayo sa gold para maging titanium, pero Bitcoin po ang pambabayad niyan. Ano po? So papakita natin ito. Sandali. Grabe po ito talaga. Kung gusto niyo pong masalok lahat ng bonus, ay gawin niyo kagad to, kasi si Ma'am Laika ay hindi niya nagawa kagad ito, kaya maraming napatapon sa kanyang bonus. Kahit sinabihan siya ni Brother Edwin kasi busy sa pag-invite, pero yun nga, napatapon yung kanyang bonus. So titignan natin dito. Yan, ito po yung matching bonus na sinasabi ko sa inyo na automatic money machine. So kung nakikita nyo po ito, yan, nakikita nyo po sa gilid, matching level. Dahil ako po ay matching level 5 na, so makikita nyo po dyan yung level 1, level 4, level 5, level 2. Yan. At lahat po ng mga ito, leader po itong mga nasa bonus earned by Sarina 1995, anak ko po yan, si G. Stephen, si Director Joronel po yan, si Munique Yuho, yan po yung nasa Pilipinas, si Laika, si Director Laika, si Daniel, ayan si Pastor Doc Dan, tapos, ayan, kikita niyo po, Lita, yan po si Directress, Nanay Sulita, yung ating directress na 70 years old, ano, senior citizen na directress, si Maloy, yan, leader din po yan. Then, so just imagine nyo po dito, makikita nyo po dito yung pag-income dito ay minuminuto, oras-oras. Pag naabot nyo po yung 25 direct, tapos titanium or titanium pro po kayo, makikita nyo po dito sa gilid, hindi natin kailangan mag-antay ng arawan o lingguhan o buwanan, ano, kundi oras-oras minuminto. Once na nakapag-build na po kayo ng team ninyo, ano po, kagaya ng Team Europe, ay meron na po tayong 28,000 members all around the world. Just imagine, lahat ng masasagasaan ng level 1 to level 5 na mga leaders, ano po, yan,
Yung level 5, yan si Munich yun na sa Pilipinas po yan, ay magkakaroon tayo ng 10% bonus sa lahat ng binary bonus nila. Kagaya po nitong anak ko, level 1 ko siya, kumita po siya ng 22 euro, meron po akong 2.2 euro ano po, na kinita sa kanya. So ganyan po gumagana yan. Kaya nga po ang tawag namin dito ay passive income o yung automatic money machine, kahit natutulog ka, kumikita ka. Kaya ito po yung i-goal natin. Ano? Matching level 5, 25 direct, para maranasan nyo rin po yung ganitong kitaan. Ano po? Wala po yan sa ibang company. Hindi nyo po yan makikita sa ibang company. Unique po tayo. Crowdwell lang po meron yan. At hindi po nila kayang gayahin yan, dahil pag gagayahin po nila yan, ay mababankrap po sila. Ano po? Kasi sobrang lalim po yung kukuha ng bonus. Just imagine, ano po, napakalalim. So meron tayong tinatawag din na binary bonus. Ayan. So sa system ng Crowd1, tayo lang po yung kaisa-isang company rin na mayroong hybrid binary bonus 2.0, ano po, o yung tinatawag na 1:1, 1:2, and 1:3 ratio. Sa lahat po ng traditional networking, ano po, na sinalihan ko, ay puro 1:1 lang po yan. Isa banggay ng isa, tapos hanap ka na naman ng isa, kailangan hanapan mo ng pares para magkaroon uli ng binary. Kay Crowd1, hindi po ganun. Ano po, dahil meron tayong 1:3 ratio, papaliwanag natin. So ang white po ay meron pong 110 business point na pwede nating makuha up to 220. Yan po yung 1:3, yung 220. Then up to titanium, 2,500 business point up to 5,000 business point ang makukuha natin sa titanium. Ano po, papaliwanag natin. So ganito po siya. Halimbawa, ay tatrabawin na po natin si Crowd1. Ano po? Para po magsimula na po kayo mag-income sa Crowd1, ang requirement po dito ay kailangan meron kayong one direct left and one direct right para mabuksan po yung account balance ninyo. Ano po, yun po yung requirement. So, kailangan kayong maghanap ng mga una ninyong ipoposisyon dito. Pero advice ko, family o immediate family, kasi pag lumaki yung grupo nyo, lahat makikinabang. Ano po? Yan, halimbawa ganyan po. So, ganyan po yung example. Halimbawa si Ma'am Divine. Ay in-invite si si Hugot King, ano po, tapos ay sa kabila niya asawa niya. So yan po yung tawag na 1:1 ratio, isa parisan ng isa. Then yung pangalawa, isa parisan uli ng isa. Pangatlo, isa parisan uli ng isa. So yan yung 1:1 ratio sa lahat ng mga traditional networking. Yan lang po ang meron sila. Pero sa ating pong Crowd1 system, ano po, binary system, meron tayong tinatawag na 1:2 ratio. Halimbawa, si Ma'am Divine ay in-invite yung asawa niya. Siya yung luunan niyang linagay yung asawa niya sa kanan. Then, kinabukasan ay iniisip pa niya kung sino ilalagay sa kaliwa. Pero nagulat na lang siya, kinabukasan, bakit meron nang napababa sa asawa niya? Dahil nga po, one account policy tayo, hindi tayo pwede mag-create dito ng multiple accounts. O yung seven heads na sinasabi na ginagawa natin sa traditional, wala kang ibang pwede, si upline sa taso, walang ibang paglagyan ko, di one left, one right lang. Di ba? Kailangan niyang buuin yung 25 direct para ma-hit niya yung level 5 ng matching bonus. So, either left and right lang siya maglalagay. Eh, yun nga, maswerte si Ma'am Divine kasi si upline, habang binubuo yung 25 direct niya, kinabukasan ay meron nang naibato sa kanyang baba, sa baba ng kanyang asawa niya. Hindi na po niya invite yan. Then, ipapasok na po niya yung kanyang kaibigan na si Reggie, yung ating Hugot King. Kaya, ang mangyayari po niyan ay i-add po ng system lahat po niyan, 55-55-55, kaya magiging 1:2 ratio po yan. Magkakaroon po yan ng 165 business point o 16.50 euro ang kikitain. Take note, wala po sa iba yan, yung ganyan na nakitaan. Isa, parisa lang isa sa atin. Meron tayong tulungan system, kahit na hindi na-invite yung nasa baba ng asawa ni Ma'am Divine. Pero basta napababa sa yung structure yan, added points na po sa atin yan. Kukwentahin na po yan ng system. At ang malupit nito, yung ating 1:3 ratio. Ano po? O, siyempre, ganun ulit yung scenario. Ni-invite na po ni Ma'am Divine yung asawa niya.
Tapos pinag-isipan pa ko siya ilalagay sa kaliwa. Pero hindi niya namalayan pagising ng umaga. Aba, meron ng dalawang napababa sa kanya. Kasi umahato din yung mga upline eh. Ano? Umahato din yung mga upline para maabot yung level 5 na matching bonus. Eh di, nalagyan na siya ngayon ng dalawang tao sa baba. Hindi na po niya invite yan. O tapos, pinasok niya ngayon yung ating Hugot King. Binangga niya ngayon yung tatlo. 1:3 ratio. Plinas po lahat ng system yan. 55 points times 4. Kaya ang nangyari, meron siyang 220 business point o 22 euro. 1:3 ratio po yan. Yan po ang karamihang nangyayari, 1:3. Kasi nga po, lagi pong merong nagiging power leg na sinasabi. Kaya siya power leg kasi nga po, nababatuhan ng mga tao sa baba ni upline. Kasi nga, binubuo rin po yung 25 direct. Ano po, naintindihan nyo na po. Tayo lamang po ang merong ganitong system na networking. Wala pa pong nakagawa nito. Kaya nga po unique. Kaya nga po number one tayo, di ba? Kita nyo, number one tayo sa lahat ng MLM. So ang malupit po nito ay yung tinatawag natin long-term residual income. Ano po? So dito po talaga yung goal ng lahat ng mga leader na umakyat yung rank kahit director man lang. Kasi meron tayong tinatawag na 21 pools. Medyo malabo lang ito. Hanapin ko na mas malinaw. Kasi dito po, ang ginagawa po dito, dito po sa pool, ito po yung kitaan na sinasabi ko sa inyo, yung lahat ng mga 50% na kinikita ng crowd one sa third party companies, di ba, kung kaya sinabi ko nga sa inyo, pumayag ang crowd one na makipag-affiliate yung mga malalaking kumpanya na yan sa atin kasi ang usapan nila 50-50. Ano? Makikipag-affiliate ka sa akin, sabi ni crowd one, pero hati tayo ng income. Kaya sila pumayag kasi kaysa mag-advertise pa sila sa mga TV stations para magbayad ng mga commercial model, para magbayad ng mga artista, para magbayad ng mga sikat na atleta, ay hindi na sila pumunta doon, kundi pumunta na sila kay Crowd One. Bakit? Eh meron lamang po naman tayong 33 million members na mag-advertise ng kanilang products and services. O di ba? Wala nang kahirap-hirap. Kaya pumayag sila ng 50-50. So yung 50% nakita ni Crowd One ay ahati naman niya ngayon sa tatlo. 20% para sa running cost. Yan po yung bayad sa mga empleyado, sa mga opisina, sa mga server, sa mga ITs, sa mga events na ginaganap ng Crowd One. Ano po? 20% lang po kinukuha niya. Kay Amazon po, di ba? Kay Amazon, magbibili tayo ng mga produkto. Wala naman silang binabalik sa atin. Discount lang. Kay Crowd One, meron. 50% nakita ng mga third-party companies. So ito po yung 40%, ito po yung binibigay na sweldo sa mga leader. From team leader 1 to ambassador. So ito na po yung sinasabi ko sa inyo. Yung 40% nakita ng Crowd One dito, halimbawa po ay kumita ng Crowd One ng 22.1 million euro. Pag yan po ay dinistribute niya po dito sa 21 pools, pare-parehas po ng hati yan. 21 pools ibig sabihin tigwa 1 million po. 2 million. Tigwa 100,000, 2 million 100,000 niya. Tigwa 100,000 po ang bawat pool, ano po. So pag team leader ka, siyempre huwag ka muna mag-expect ng malaking income kasi sense pa lang po yan. Kasi nga po ang team leader, napakarami pong naghahati yan. Millions po ang naghahati ng team leader. Kaya yung 100,000, sense lang po yan. Pero pagpunta po ng coordinator, kahit papano, meron na po yan. Ano po, 100,000 din po ang binibigay diyan ng hati doon nga sa 40%. Then manager, director, president, senior president, ambassador. Kaya pagdating po ng director, ilan na lang po kami maghahati-hati. Kaya nga po, as a director to, ang aking party na dito sa hatian dito sa multi-residual ay minimum 1,000 euro na po yan o 60,000 pesos. Just imagine mo po, pag sa Pilipinas ka, maging director to star ka, meron ka ng early pension na tinatanggap po yung kinsinas ng buwan na 60,000 pesos lang po naman. Sino pong sumusweldo ng 60,000 pesos? Principal? Ano, mga engineer? 'Di ba? Dinaig mo pa sila kasi ikaw ay wala ka lang ginagawa, hindi ka magtatrabaho, pero monthly lang dumarating sa iyo 'yan. So, 'yan po yung hatian para maliwanag sa inyo na hindi po nanggagaling sa PNs ng mga tao, yung mga binibili ng mga tao na mga educational package ang pinapasweldo sa amin, kundi
galing po sa mga third party companies, hati po yan ng Crowd1. Ano po, para maliwanag po. So ganyan po yan. Kaya kumbaga, pagdating ng ambassador, ilan na lang po sila naghahati-hati, wawalo. O just imagine mo po, 100,000, walo lang sila maghahati-hati. E di kaya napakalaki. Senior President, yung ating pinaka-upline, si Pastor Oliver Galan, President 3-star, magkano po yung kanyang kinita sa monthly residual nung Quincenas, nung linggo? 971,000 pesos. O kulang na lang konti, 1 million na po. Grabe, di ba? Kaya ito yung ginugol talaga ng lahat. Umangat yung rank para lumaki yung monthly residual at para makapag-retiro na ng maaga sa pangangamuhan. Ano? Kaya hatawin natin dahil nga po yung ating rank booster na 30% additional sa mga network level natin ay hanggang January 1 po yan. Then yung another 40%, yan naman po ay yung binibigay sa mga pioneers ng Crowd1. Pag sinabing pioneers, lahat po na nag-join noong January 25 hanggang April 6, 2021, 2 years po yan na mga nag-join ay meron kaming tinatawag na C1 Rewards. Na yung C1 Rewards na yan ay nagkakaroon ng quarterly dividends. Kaya yung 40% na kinikita uli ng company sa mga pioneer ng Crowd1 ay doon po binibigay. Tuwing quarter po yan, binibigay po yan ng March 15, June 15, September 15, tsaka December 15. So yan po yung pagbibigay nila. Kaya pagdating po ng March 15, double pay. Residual, tsaka quarterly, tapos June 15, double pay. September 15, double pay. Pag December 15, hayahay, masagana ang Pasko, lalo pag director na kayo. Kasi meron na kayong 13 month, may 14 month pa kayo. O di ba? Kaya hatawin na natin para mabilis tayo. At bukod pa diyan, may pa-incentive pang company. Meron pa yung cruise, ano, cruise pa, just imagine mo po. Pag na-reach niyo po ang director level, meron po tayong pa-cruise ship ng company. Yan po ay nakadaong po sa Dubai at yan po ay all expense paid po ng company. 7 days po yan. Iikutin natin ang Mediterranean Sea. Sa Team Europe ay meron na po kaming 10 director pero hindi pa nakakasakay kasi nga dito sa pandemic. Kaya inaantay lang po namin yung invitation sa amin na pumunta dyan. Enjoy po yan. Kasi bakit? Makakasama mo yung mga top leaders ng Crowd1 sa buong mundo kasama ng mga executive team ng Crowd1. Grabe pong experience yan. At hindi pa po ako kailanman nakasakay ng cruise ship kasi nga po yung mga sumasakay dyan ay mga mayayaman lamang po. Ano po? Another incentive po ng Crowd1. So paano mag-join po sa Crowd1? So meron tayong mga tinatawag na starter pack. Ano po? Ito po yung white package, black package, gold package, titanium package, tsaka titanium pro package. Ano po? So dito po sa ating white package ay marami na po siyang kasama. Ano po? Just imagine, ano, mag-join kayo ng 109 euro. May kasama na po siyang 1-year subscription ng Mixter. Ang 1-year subscription po ng Mixter ay 69 euro po yan. Nung kami po ay nag-subscribe ng Mixter, wala pa po ito. Wala pa po itong promo nito. Kaya nagbayad po kami ng 69 euro para magkaroon kami ng isang taon na paglalaro dito sa Mixter para makipag-compete sa mga tournaments. Ano po? Pero dahil nga sa bagong starter pack na ito, power pack, ay meron lahat na magjo-join ngayon ay meron na kayong 1-year subscription ng Mixter. Kaya nalibre na po yung inyong 69 euro. Kaya parang ang binayaran nyo na lang ay 40 euro. Tapos may kasama po yung Mindo, ano po, lifetime premium, ano po. Tapos may Life Friends 25 in travel benefit, ano po. So nabawas na uli yung 25, magkano na lang? 15 na lang, ano po. Tapos may Crowd1 Rewards pa kayong 5,000. Ang Crowd1 Rewards ay Crowd1 Loyalty Points ay para po itong SM Advantage Card. Na sooner or later, pag nag-launch na po yung loyalty program natin, pwedeng gamitin ito sa mga products and services natin. Hindi po siya convertible into fiat money, pero pwede nating magamit sa products and services. May 5,000 loyalty points din. Ano? So di parang wala ka nang binabayar. Ang malupit po niyan, dahil during Epic Promotion na ongoing pa ngayon, ay ma-upgrade kayo ng black package. Yung 109 ninyo ay magiging 299 euro o 18,000 pesos. O anong meron dito? Oh,
1-year subscription na mixer din. Mindo. Tapos left trends, 50. 50 po yan. Tapos 50 euro po yung pwede ninyong benefit sa travel. Then meron pong meron ng Planet X 1 pixel. Ano po? At meron na po kayong Crowd 1 loyal points sa 6,000. Just imagine nyo po ano. Di parang talo pang kumpanya. Bakit? Kasi tumubo kayo agad ng 200 euro eh. 109 lang ang pinuhunan ninyo, di ba? Kasi nga, wala pong ibang gusto ang company kundi matulungan tayo lahat na mabago yung buhay natin. Ito po ay hindi po ito malaking puhunan. Maliit lang po. Kumpara sa mga pinuhunan namin, sa mga investment na sinalihan namin ng million-million, gano'n lang ba karami ang 109 o 6,600 pesos? Ako nga, nung pumunta ng Pilipinas, yung 6,000 pesos ko, ilan lang yung nabili ko sa SM, ubos na. Samantalang dito, ipupuhunan mo dito, pwedeng magkaroon ka ng malaking income. Ano po? So yan po yung ano. At ngayon, kung gusto nating maabot yung ating titanium package, ano po, during Epic Promotion, ito yung sinasabi ko sa inyo, para maabot nyo yung level 5 ng matching bonus, mag-upgrade po kayo ng titanium. Ano po? From black po kayo, upgrade lang po kayo sa gold, ay automatic na magiging titanium package na kayo. Magkano ang titanium package sa Philippine money? 150,000 po yan. Philippine money. Ano po? Samantalang during Epic Promotion, gagastos lang po kayo ng 40,000. Maabot nyo na po yung 150,000 na value ng titanium. So magkano na save nyo? 110,000 pesos. Bakit titanium? Kasi nga, ito nga yung sekreto para maabot yung automatic money machine o yung matching level 1 to level 5. Kaya mga leaders namin, yung mga talagang siniseryoso ang Crowd 1, yan lahat ang target nila, makapag-upgrade ng titanium. Kasi pag hindi na po tayo naka-epic promotion, mahal na po siya, hindi na po siya affordable, mahirapan na po kayong makapag-upgrade. Kaya samantalahin nyo habang nasa epic promotion pa tayo hanggang September 1. So to engage. So meron po tayong tatlong paraan dito para tayo makapag-engage sa Crowd 1. Una, customer muna. Kagaya ng sabi ko nga po, customer, gagamit tayo ng mga products and services, then may mga discount. Pero pag ikaw ay member na at nag-refer ka na, ano, nag-refer ka na sa mga potential client mo, ano, yung mga prospects, ay pwede ka na magkaroon ng sales bonus, active user pool, loyalty program, at meron ka rin posibilidad na makuha yung pair of loss bonus. Pero pag sineryoso mo na talaga yung Crowd 1 at nag-build ka na ng team, tawag na sa'yo ay entrepreneur, kagaya namin, ano, nag-build na kami ng malaking team, mga leader, ay makukuha mo na lahat ng 7 bonuses dito sa Crowd 1. Yung crowd bonus, matching bonus, residual bonus, sales bonus, active user pool, loyalty program, at pair of loss bonus. Pag trinabaho mo na talaga si Crowd 1. Ano po? Then meron din po tayong top education na sinasabi na yung ayun nakita niyo sa Mindo kanina si Peter Jacobson, every Sunday po ay meron po siyang tinuturo about motivational po yan palagi, yung mga experience kung paano tayo maging successful na mga entrepreneur, paano natin mapaglalabanan yung mga stress, paano natin gagawin yung Crowd 1. Tinuturo po yan tuwing Linggo, alas 2 po ng hapon Central European Time o sa Pilipinas ay alas 8 ng gabi. Tuwing Linggo po yan. Yan po si Peter Jacobson, yung tinatawag naming Albert Einstein ng Crowd 1. Yan, napakatalino po yan. Sobrang talino po yan. So summary, why Crowd 1? Bakit po natin gagawin si Crowd 1? Kung kaya po tayo po yung number one na MLM sa company sa buong mundo, kasi nga po napaka-generous, may puso po si Crowd 1 na tulungan po tayo mga ordinaryong mga tao na pwede magkaroon ng extraordinaryong buhay. Dahil ang Crowd 1 po ay mobile business po tayo. Just imagine, wala na tayong kahirap-hirap, nasa bahay lang tayo, hindi na natin kailangan lumabas sa labas para mag-demo, para magbenta ng mga iba-ibang produkto, iwas COVID tayo pag ang negosyo natin ay mobile business, nasa bahay lang tayo, di ba? Kung kaya nga po, paano ng pandemic, ang daming nagsarado mga negosyo, mga traditional business nagsarado ang Crowd 1, lalong dumami ang membro. Kasi nga po,
kinagat ng masa po ito kasi nga po nasa bahay ka lang, pwede ka nang magnegosyo. So, global opportunity po tayo. Ibig sabihin, hindi po tayo nag-ooperate sa isang bansa lang. Gaya ng sabi ko, we are operating in 175 countries. Ano po, ganong kalaki ang market natin. Sa akin po, may sa aking traditional business, ano po, yung crowdsource silog tsaka yung mga farm machineries ko po, doon lang po kumiikot sa aking bayan, sa Bani. Yun lang po ang mga customer ko sa loob ng Bani. Ano po? Kaya, hindi po ganong kalaki ang income. Samantalang kay Crowd1, global po yung business natin. 175 countries ang pwede nating pagbentehan ng ating mga products and services. Eh di unlimited po yung income natin dyan, di ba? Then, pwede tayo maging entrepreneur sa halagang 109 euro o 6,600 lang po, even start for free. Bakit niya sinabing start, even start for free? Halimbawa po kayo po ay seryoso kayong gawin ng Crowd1 pero wala kayong puhunan. May challenge po ang Crowd1, ano po, na kahit wala kayong puhunan, kung makakapag-invite kayo ng apat within 14 days na magbabayad ng educational package, yung magbabayad po ha, ibibigay na po ng Crowd1 ang inyong membership within 14 days. Pag natapos na po yung 14 days, ibibigay na sa inyo yung white code at mapapan na po yung inyong account, yung inyong back office, mapapan na po yan at pwede na kayong magnegosyo na walang linabas na puhunan. Saan ka nakakita ng negosyo na walang puhunan? Kay Crowd1 lang po yan. Pero siyempre, bago makuha yung free membership mo, may challenge. Invite ka ng apat. Kaya ang advice ko dito, bago kayo magpa-member kay Crowd1, narinig nyo na po yung napakagandang kumpanya, narinig nyo na po yung napaka-powerful na kitaan dito, pero wala kayong pang-join, mag-isip muna kayo ng mga potential na customer na kaya magbayad ng 109 euro. Then pag nakausap nyo po yan at willing sila mag-join, then tsaka ka magpag-member. Kasi once na nag-member ka na doon sa pre-membership natin, yung free account, ay lalakad na rin po yung 14 days. Kaya bago kayo magpa-member, ay dapat meron kayo nakausap na apat na mag-join. Okay? Then we are not depending on one product area. Hindi po tayo nakadepende sa isang produkto yan. Gaya ng sabi ko, ang market natin, although hindi siya nahawakan, intangible siya, pero million, billion, and trillion dollar market po yan. Ano po, hindi po biro ang mga kitaan ng mga pinaliwanag ko sa inyong mga products and services. So no prior experience required. Ano po, dito po ay walang discrimination. Ano po, hindi po natin tinitignan kung professional ka, may pinag-aralan ka ba o wala, o magsasaka ka man o tricycle driver. Hindi po, ano, wala pong hinahanap ito na qualification, na malalaking qualification ng mga professional, halimbawa ganun, ano. Dito po ay pwede sa lahat. Meron nga grade 3 lang po. Grade 3, merong grade 5. Yung ating director, high school graduate lang. Pero bakit naging top earner siya ng Team Europe, di ba? Grade 6 lang po yun. Ang tinapos niya, hindi siya professional. Pero bakit kumita siya ng malaki? Kasi nga, magaling siya. Kasi nga ay masipag siya. Di ba? Then, high quality videos, apps, and presentations. Kung mapapansin niyo po yung ating back office, di ba nakikita niyo, lahat ng mga linalabas nila ng mga videos and photos ay puro high resolution po yan. Tatandaan natin, yung ating founder ay IT expert. Siya nga nagpaganda ng system ng Facebook, eh, di ba? Eh, siyempre sarili niyang company ito, di mas pagagandahin niya ito kasi sarili ng kanya, di ba? Kaya grabe po yung ginagawa nila dito sa ating back office. Then, build one crowd, get paid on multiple opportunities. Pag tayo po yung nakapag-build na ng team dito, ano po, yun nga po, yung sineryoso natin yung Crowd1, ay talaga nga pong ang daming opportunity. Bukod sa kikitaan mo sa Crowd1, pwede mo pang ma-invest sa mga iba-ibang negosyo. Yung kikitaan, kagaya nga po yung sa akin, nakapag-invest po tayo ng dalawang crowd susilog sa Pangasinan. Plus, nakabili din po tayo ng condos, nakabili tayo ng lupa doon sa Laguna. Kaya, ang daming opportunity na pwedeng ibigay sa inyo ng Crowd1 sa halagang 109 euro lamang po na puhunan. Then, powerful, passionate management team.
Yan, makikita, maririnig yung mamaya yung pong mga executive team natin magsasalita mamaya after doon sa ating presenter ay yung ating guest na 24/7 halos hindi sila natutulog para lang pagandahin yung ating negosyo. Samantalang tayo, masaktan lang tayo ng konti, marijik lang tayo ng konti, makarinig lang tayo ng negative sa labas, ayaw na natin. Samantalang mga yun, billionaire yun na, halos hindi natutulog. Siyempre, mahiya naman tayo, di ba? Kung gusto natin talagang umasenso, ay gawa natin ng paraan. Then, compliant legal media team tayo. So, yung pong mga abogado po natin ay hindi po biro yung mga abogadong gumagawa ng mga legalities natin. Mga bigatin pong mga abogado yan. Kung kaya, bago po tayo mag-operate sa iba't ibang bansa ay talagang kinukomply po talaga nila lahat ng mga legalities. At siyempre yung mga legal team natin ang nag-aayos po ng mga documents ano po, para tayo po ay maging legit. Then best compensation plan in the industry. So yung sinabi ko sa inyo na 7 ways to earn sa Crowd1, wala pa po akong nakitang ganyan. Kahit anong networking company ang salihan ninyo, wala po kayong makikitang 7 ways to earn na kagaya ng meron sa atin. Kaya nga tayo unique. Kaya nga po naglilipatan na dito yung ibang mga leaders sa ibang networking company kasi nga kakaiba tayo. Ano? Just imagine wala ka ng produktong ipapadala sa ibang bansa. Tapos madidelay kasi nga pandemic, hindi nakarating on time. Kaya mangyayari pagdating dito sa Italy, malapit nang ma-expire. O pag malapit na ma-expire, mahirap ng ibenta. At pag mahirap ng ibenta, lalaklakin mo na lang para makabawi ka man lang, di ba? Wala na po tayong ganun sa Crowd1. Wala tayo itong mabubulok na produkto, walang madidiling produkto kasi nga po intangible products ang binibenta natin. Then meron tayong loyalty program. Yan na po yung sinasabi ko sa inyo ng mga loyalty points natin. Tsagain nyo pong i-claim niya mga yan. Kasi nga po, hindi nyo alam, magkakaroon din po ng value yan. Kaya nga po, binibigyan nila tayo ng chance na makapag-claim everyday para makaipon tayo ng loyalty points. Kasi yung loyalty points, sa halimbawa, nakaipon na kayo ng certain amount of loyalty points, tapos doon sa travel, hihingi siya ng halimbawa 1,000 loyalty points, o libre na yung travel na pupunta sa Boracay, di ba? Ganun po ang mangyayari dyan sa ating loyalty points. Kaya tiisin nyo po, tsagain nyo pong i-claim everyday. Then simple and duplicable system. Gaya ng sabi ko sa inyo, ito na yung negosyo na pinakamadali sa lahat gawin. Yun nga lang, iba nga kasi ay walang tiyaga. Walang tiyaga. Pero kaya nga nandito ang mga team natin, mga magagaling natin, mga speakers, magagaling natin, mga motivators, magagaling natin, mga hosts, para turuan kayo kung hindi nyo pa alam. Kasi nga po, sa isa, dalawa, pangatlong pag-atin nyo ng webinar, hindi nyo pa po maintindihan kaagad. Kasi nga, bago nga po ito. Hindi tayo traditional na business. Ito ay bago. Kaya bago rin ito na bago maintindihan ay kailangan aaralin talaga. Pero nandito po kami magtuturo sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Then, the company for everyone. The company for everyone. Ano po? So yung company natin ay wala pong pinipili. Ano? Just imagine, lahat ng mga antas ng tao ay inabot niya. Inabot niya kahit yung mga walang-wala, inabot niya para magkaroon. Ano? So ano po yung next move natin bago po natin gawin si Crowd1? Dito sa Crowd1, sinasabi namin sa inyo, kung wala kayong deepest why, wala kayong malalim na dahilan para gawin ito, hindi po kayo magsasucceed. Sure po yan. Kasi marami po kami mga tinulungan ma-upgrade, mga tinulungan mabigyan ng mga gift code para simulan yung negosyo. Pero wala po silang malalim na dahilan eh. Kaya siguro hindi nila tinabaho. Ano? Pero yung mga nakikita namin dito na halos hindi na natutulog araw-araw para lang lumaki yung kanyang grupo. Ano po kagaya ni Ma'am Divine? Kahapon, nakatatlong presentation po yan. Grabe ang ginagawa ni Ma'am Divine kasi may DPSY siya. Ano yung DPSY niya? Gusto na niya makawala doon sa pagiging mahirap. Gusto na niya makaalis doon sa Pasig River. Meron lang po naman siyang anim na anak na inaalagaan. Just imagine niyo po yung anim ang kanyang anak na inaalagaan, nakatira sila sa Pasig River. Kaya ang DPSY niya ay iahahon yung kanyang pamilya sa
Pasig River. At ngayon nga nakita namin nakabili po siya ng kanyang dalawang unit sa San Pascual, Laguna, na dalawang ano po yon, dalawang bahay subdivision po yon. Ano po? Dalawa po yung nabili niya. Kaya yun yung kanyang DPSY. Kaya nga siya porsigido na gawin yung crowd one kasi nga gusto niyang may mabago sa buhay niya. Ano po? Then set your goals. Ano ba yung mga goals natin? Ako po, gaya ng sabi ko, ayaw ko nang maging mahirap. No, ako po ay bata pa ay talagang ang hirap ng buhay. Ano? Papakita ko dito sa inyo. Yan. Yan po ang buhay ko nung bata po ako. Ano? Ako ay nakatira sa bahay kubo. Ano po? Yung po aming bahay ay kubon. Kugod lang po, tapos yung sahig ay kawayan. Ganyan-ganyan po, kung ano yung nakikita nyo, pito kami magkakapatid, ganyan po pag kumain kami. Yan. Ang lutuan po namin ay kahoy. Tapos minsan pag walang ulam, kape lang po yung pinakasabaw namin, talo-talo na. O kaya naman sardinas. O kaya toyo. Yan po yung kinalakihan kong buhay. Kaya ang DPSY ko, ayoko nang balikan yung ganyang buhay. Mahirap pala ang maging mahirap. Kaya sabi nga sa kasabihan, kung ipinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan yon. Kasi ganun eh, walang hindi naturuan yung mga magulang natin ng financial literacy, hindi, o kahit naturuan man yan, pero walang kakayahan. Ano, walang kakayahan na umasenso kasi nga, halimbawa nasa bukid ka lang, eh, siyempre doon lang din yung ginagalawan mo. Ano, kaya kung namatay tayong mahirap, ay mahirap pa rin, kasalanan mo na yon. Kasi hindi mo ginawan ng hakbang, hindi mo ginawan ng paraan. Ito na nga po yung napakagandang opportunity na binibigay namin sa inyo. Pinanggalingan ko yan at nakawala na po ako sa ganyang buhay. Although masaya na yun nga, sama-samang pamilya, pero hindi mo mabibili yung gusto mo. Hindi ka makapag-travel sa gusto mong puntahan. Limited lang po yung ginagalawan mo. Pero nang dahil dito kay Crowd One nga po, ay talaga pong nabago po yung buhay natin. Ano po? Na talagang ni sa hinagap ay hindi ko po in-expect na mangyayari po yung ganyan. Then, follow trainings offered by the company and your leaders. Dito po ay kung gusto mong mabago yung buhay mo, kailangan ka magbigay ng oras sa pag-attend ng webinar. Kasi ang dami po na ini-invite natin na binabaliwala tayo. Binabaliwala nila pero hindi nila alam na ini-invite natin sila para mabigyan sila ng opportunity na posibleng mabago yung buhay nila. Kaya napakahalaga po ng mga Zoom webinar na ito kasi nga po lahat ng mga nagtuturo dito, iba-iba po ang skills niyan. Iba-iba po ang mga knowledge namin na nagtuturo dito at unti-unting makakapulot ka sa mga experience namin kasi nga po yan ay nangyari na sa amin. Ano po? At kailangan din po umatin tayo ng mga trainings. Ano po? Kung ano po, kung halimbawa, nagbigay po ng link dyan o training ito, paano mag-invite, training ito, dashboard tutorial, umatin tayo kasi nga negosyo mo ito eh. Diba? Meron bang nagtayo ng sari-sari store na hindi niya binabanta yung sari-sari store niya ikikita? Diba? Wala. Wala po, hindi po kayo kikita pag hindi niyo sikaso inyong mga back office. Ano po? Then make an action plan. Gumawa po tayo ng action kung gusto nating mabago yung buhay natin. Kasi nga, although sinabi po sa Bible nga po, sinabi na huwag pakainin ang tamad. Ano po? Kasi nga, ang Panginoon tinitignan niya kung sino ka. Tinitignan niya kung nakikita niyang masipag ka, masigasig ka, hindi ka natitinag, hindi ka na nadidistract sa mga na naririnig mo sa labas, ay nakikita ng Panginoon yung paghihirap mo. 'Di ba? Sabi nga rin niya doon, your labor is not in vain. Ano? Hindi mababaliwala yung hirap mo kasi nakikita ng Panginoon 'yan. He is an omniscient God, omnipotent. Ano po, nakikita niya kung ano yung ginagawa natin. Kaya kung nakikita niya, ikaw ay nahihirapan na, bibigyan ka niya ng opportunity para makawala ka sa paghihirap mo yan. At ito na nga po yung ibinigay sa atin. Ano po, then plan to action. Ito yung sinasabi ko sa inyo na bago tayo sumabak sa gera, kailangan I will equip mo tayo. Dapat well-trained muna tayo. Anong ibig kong sabihin? Kasi
pag pumasok na po kayo sa pag-i-invite ano at kulang kayo sa kaalaman at pag nagtanong po yung mga client ninyo o customer ninyo ng mga bagay about Crowd1 at hindi nyo nasagot yan, hindi nyo po yung mapapasali. Kaya napakahalaga po na maka-attend kayo ng mga webinars, ng mga trainings para matutunan nyo ang pasikot-sikot. Dahil gaya ng sabi ko nga, kailangan ay alam nyo po kung paano isasagot, especially kung yung mga issue na yan, BBC issue na yan, o kung et cetera ang mga issue na yan. Kung hindi nyo po alam sagutin yon, hindi po kayo makakapagpadyon dito. So, kailangan po ng planuhin muna ng mabuti bago kayo gumawa ng action. Then review your actions. Ano, minsan kasi ay parang ginawa ko naman ng lahat, pero parang wala naman nangyayari. So, kaya nga po meron tayong tinatawag na plan A, plan B, and plan C. Pag hindi umubra yung plan B, punta ka sa plan A, punta ka sa plan B. Pag hindi pumunta si plan B, punta ka plan C. Pag hindi po pumunta si plan C, balikaw di kay upline. Oh, kumakuli doon. Ano yung plan D sa upline? Ano yung plan D? Balik ka uli at ituturo at palalakas yung kauli namin. So medyo napahaba na tayo pero bago tayo magtapos ay papakita ko lang po itong ginawa ko kanina. Ano, dinagdag ko lang po ito. So ito po yung ating ano, yan nga po yung ginagawa ng mga ano natin, mga executive team natin kasama sila founder, CEO, ano. Yan makikita niyo yan po yung meeting namin nung Miyerkules, yan po yung ipapanood po sa inyo mamaya after nung ating guest ano para mapakinggan niyo kung ano yung mga updates. Ganyan po ang ginagawa ng mga ano natin, mga namumuno sa atin. Nasabi nila 24/7 sila nagtatrabaho. Ano? Mga mayayaman na po yung mga yan. Tayo, meron ba tayong ginagawa? Diba minsan, marijik ka lang, makarinig ka ng negative, ayaw mo na. Samantalang sila, hindi nga sila tumitigil eh, para matulungan tayo, diba? O yan po yung mga offices na ginaganap sa buong mundo, ano, yung mga offices ng Crowd1. Then, ito po yung mga events. Ito po yung nakita nyo pong napakaraming tao. Yan po yung nangyaring Durban event po yan sa South Africa. Na umatin po diyan ng almost 10,000 daw po ang umatin diyan at pumunta po diyan lahat ng mga top leader ng Crowd1. Tapos ito na po yung mga nag-succeed kay Crowd1. Kung nakikita nyo lang po itong mga simpleng tao po dati, itong mga to na nabago ang buhay. Just imagine nyo po yung mga yan, oh, mga nakabili ng mga sasakyan. Yan. Oh, iba-ibang panig po ng mundo yan. Mga Afrika, Pilipino, ano, mga Vietnamese, yan makikita niyo po diyan. Oh, yan po yung mga nag-succeed na po sa Crowd1. Kaya dito talaga may pag-asa talaga tayo kung gusto niyo marating kung ano narating ng mga taong ito, ay ito na yung chance natin para trabahuin. Oh, yan yung mga team unstoppable. Oh, yan oh. Yan yung former Prince Price Vendor yung nasa baba. Yan, nakasali din sila dito oh, sa Pinos dito. Former housekeeper. Oh, kita niyo yung mga background ng mga ito. Grabe po ito. Oh. Yung iba pinalagyan na ng My Crowd1 yung mga sasakyan nila, oh. Kita niyo 'yan? Yan yung mga nabago po ang buhay dito. Iba-iba pong mga ano po 'yan, iba-ibang mga nationalities na nabago ang buhay. Yan po yung president natin, mga president natin si Ma'am Norangan, oh, yan diyan. Diyan din si Maria Crowd sa kabila. Si Maria Crowd. Andito. Oh. Yan si President Aurelio ng Baguio. Si Maria Crowd. President din po yan ng Davao. Nakita nyo po? Oh, sino naman po yan? Yan na po si Sir Juan. Yan na rin po yung... Kung nakabili sila, siyempre, nakabili din tayo ng ating SUV car model 2021 po yan. Top of the line po yan. At hindi lang po ako kundi pati mga directors po na na-create ng Team Europe. Yan po si yan po yung mga director natin, yung kay director 3 star Ford Everest Sport din po yan.
na kagaya ng sa aking modelo pero ibang kulay lang, tapos si Directress Rhea, Director Joronel, yan po ay Toyota Fortuner po yan, tapos si Pastor Dokdan ay Isuzu SUV din po yan. Kita niyo po, walang posible po talaga dito kay Crowdone kung tatrabawin natin. Just imagine, one year lang po namin tinabaho ito, pero sino mag-aakala na makakabili kami ng mga SUV car? Hindi po, ni sa hinagap po, tagal-tagal na po namin OFW. Pero dahil nga po sa pinaliwanag kung napakagandang system ni Crowdone, kaya po, nangyari sa amin yan. Ano po? So, pare-paras lang po naman tayo may 24 hours a day. Kaya, yung nangyari sa amin, posible din po mangyari sa inyo. Sisipagan lang talaga natin. Ano po? So, kaya nga sabi dito, decision time is your decision. Some make millions through Crowdone, some make millions excuses. Totoo po yan. Ano po? Marami po talaga dito na ini-invite natin, ay, wala akong time eh. May pupuntahan ako eh, mga ganon. Pero yung mga nakinig na inaral yung system ni Crowdone, sila po yung mga nabagong buhay. Nakita niyo po yon, thousands of people na ano ang binago ng buhay ng Crowdone. At dito tayo magtatapos. Ano ito po si Mark Zuckerberg, nung siya po ay magsisimula pa lang po sa Facebook, sabi niya dito, at age 20, ano, 2004, I invited 5 people to my room at Harvard to discuss a business opportunity, but only 2 came to meet me. Dustin Moskovitz and Eduardo Saverin. Sila yung dalawang naniwala lang sa kanya. 5 in-invite niya, 2 lang naniwala. Kaya dito po sa ginagawa nating negosyo, ano po yan, talagang given na po yan na hindi lahat ng ini-invite natin ay mag-join sa atin. Pero doon sa 10 in-invite natin, maka-invite kayo ng isa doon na positive people, person, yan po ay, ano na po yan. Posible na po kayo dyan na makapag-create ng team. Ano po? Pero yung 2 na yon na in-invite niya, in 2000, ngayong 2020, yung 2 in-invite niya, kasama na po niya naging bilyonaryo. Kita niyo po yan. Si Mark Zuckerberg ay meron siyang network of $75 billion. Yung in-invite niyang 2 ay 13 billion tsaka 14 billion ang kanilang network. Sila yung naniwala kay Mark Zuckerberg, na ngayon ay panglimang pinakamayamang tao sa buong mundo. Kung kaya mga kapatid, ano, na nandito sa loob ngayon, ano po, ang ino-offer po namin ay isang once in a lifetime opportunity. Na kami po dito ay nagtuturo, sinishare namin yung nangyari sa amin, kasi nga ito ay true to life story na hindi namin kailangang mang-hype. Nakita na po yan ng maraming mga leaders natin, nakita na nila kung paano nabago yung mga buhay namin. Kaya ang ginagawa namin ay i-share din yung natuklasan namin. Kaya yung decision ay nasa inyo pa rin. Kaya dito sa Crowdone, pag ginawa nyo lang po ng tama ito, sinunod nyo yung system, sinunod nyo yung mga sinasabi na upline na may mga resulta na, I believe impossible is nothing. Kung ano yung nangyari sa amin, posible din po mangyari sa inyo. So yun lang po. I hope na may natutunan tayo sa ating presentation ngayon. God bless us all at kita-kita po ulit tayo sa susunod na webinar. Back to you, Ma'am Divine. Grabe. Power talaga ang presentation ni ng ating Sir Juan. Wala po akong masabi kundi, naku guys, virtual naman po dyan na palakpak para sa ating speaker ngayon, ang ating Sir Juan ng Team Europe International. Palakpak naman po dyan guys, ipakita po natin ang ating pagpapasalamat na talaga namang grabe, super duper talaga, napakaganda po ng kanyang presentation sa atin. So talaga naman, masabi natin kung hindi pa nga naman talaga kayo ngayon na nagising sa katotohanan, mga guests, sabi nga natin eh, talaga naman masabi natin dito kay Crowdone, impossible is not thing guys. Nakikiusap ako sa inyo, bigyan po natin ng virtual na palakpak. Lahat po, ini-encourage ko po na mag-chat po kayo dyan. Virtual palakpak po. Bilang pagpapasalamat po sa ating Sir Juan. Dahil sobrang linaw talaga po ang kanyang presentation. Talagang dito, kulang na lang talaga isubo niya sa atin kung ano kaganda ang company ni Crowdone. Ano ang pwedeng gawin niya sa buhay mo. Kaya, nako sa ating mga guests,
sit back and relax po. Manatili po tayo ngayon dahil mas lalo pa po tayo paiinitin ngayon ng ating guest sharer po ngayon. So